Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nanonood ng tag, Debunking Lies by Telling the Truth. Ako po ay si Angel Abella. Ngayon po ay nandito po tayo sa National Press Club para sa atin pong first on-site press conference po ngayon. At tayo po ay napapanood po sa SMNI News Channel, pati na rin po sa NTFLCAC Facebook page. Ngayon naman po, para sa ating mga introductions at sa preliminaries natin, allow me po to introduce our host for today. Kilala po natin siya bilang the Presidential Task Force on Media Security Undersecretary and most especially po, the spokesperson of NTFLCAC when it comes to media concerns and fact-checking. Wala pong iba kundi si Undersecretary Joel C. Egco. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, Angel. Mga kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. At ngayon po, ako'y humaharap sa inyo, hindi bilang isang mataas na opisyal ng pamahalaan, kundi isang dating batang aktivista na naging leader estudyante. At ng kalaunan ay dahil sa murang edad, ako rin po ay nalinlang na paniwala hanggang sa maging kasapi ng isang underground organization sa ilalim ng CPPNP-NDF. At hindi pa rin po sa kalaunan ay nagdesisyon dahil sa murang edad na humawak ng armas at makipaglaban. No? Ngayon pong araw na ito, kaya ako po binanggit yan, ay makasama po natin ang iba pang mga naging katulad ko na sa kalaunan, matapos ang mga kasalanan na katulad ginawa ko nung araw, ay namulat sa katotohanan, no, na mali po ang ipinaglalaban namin noon. Alam ninyo, nung nakaraang linggo ay sinampahan ng kaso ang ating pong mga kasama sa National Task Force LCAP, no, sa panguna po ni Undersecretary Lorraine Badoy na makasama rin po natin ngayong araw. At ang kinaso po ay patungkol dito sa sinasabi daw na red tagging. Ako po ay nagsasabi sa inyo, at mamaya ito po ipalalawigin po ng ating mga kasama rito na mga dati ring mga rebelde, no, katang isip po ang red tagging. Ang katotohanan po sa ating bansa ay mayroong red killings. Imagine ninyo, pumikit tayo ng madidinig po ninyo mismo sa mga dating matataas na opisyal ng CPPNP-NDF, no, ang katotohanan sa likod ng kanilang mga kasinungalingan. Yung mga kasong-kaso pong ito, ay hindi po kami natatakot dito. Harangan man po kami ng sibat. Sabi ko nga, maaaring mapatay ninyo kami, pero hindi nyo po kami kayang takutin. At bago ko po ipakilala ang ating mga panauhin, marami po sila, isa-isa ko po papakilala mamaya at sila po ay magbibigay ng kanilang pahayag, ano? And I join them in expressing our solidarity with Undersecretary Badoy and all officials of NTF-LCAC. Sabi nga po, Unstint Badoy, ito po yung facts na sa harap po ninyo at pakikita po namin mamaya. Kami po ang mga buhay na saksi na mga galing dyan at mga nanonood na mga dati po namin kasama, alam ninyo yan. Kahit magkuryentehan tayo ng isang oras o isang araw, hindi po kami makapagsabi ng kasinungalingan sa ating mga kababayan. Mamaya po, manidinig ninyo sila isa-isa, no? Hindi po may tuturing na bayani yung nasamahan naming grupo. Sapagkat ang mga bayani noong araw, katulad na Jose Rizal at nila Andres Bonifacio, ay kontra po nakipaglaban sa mga mananakop. Ito pong nasamahan naming nagkamali, kaming napakalaking pagkakamali na hanggang ngayon ay aming pinagsisihan, ako po mismo. Eh, paano maging bayani kung layunin mo yung kumitil ng buhay ng kapwa mo Pilipino para lang maagaw ang poder? Yun po ang naghuhumiyaw na katotohanan sa likod po ng kanilang mga kasinungalingan. No? At bago ko ipakilala isa-isa at ipasa ang mikropono kay Undersecretary Badoy, pakinggan po muna natin ang isang video, ang isang statement na malinaw na sinasabi
ang katotohanan, mga grupong nasa likod, no? At nasa harap, nasa ilalim at nasa ibabaw ng CPP-NPA-NDF. Pakinggan po natin, pag ready na po, walang iba, kundi ang Master Red Tagger. Play video. There are three processes by which the Philippine Revolution is to be advanced. These include the building of the Communist Party of the Philippines, the building of the New People's Army, and the building of the National Democratic Front. At any rate, even while there are the forces of armed revolution, there are the legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansang Makabayan, or Bayan in short. Its biggest component organizations are Kilusang Mayo Uno, which is the labor center, the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, or KMP, Gabriela, the Women Alliance, League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers, Cadena, and so on. Okay, yan po. Klarong-klaro ang naging pahayag ng Master Red Tagger. Ngayon, ito dapat ang kinasuhan nila eh. Anyway, ngayon po mga kababayan, papakilala ko po isa-isa ating mga panauhin, no? Bago ko po tawagin si Undersecretary Badoy para sa kanyang pahayag. Una po, kasama natin sa inyong harapan, si May Garcia, ang former Youth and Student Organizer ng LFS, League of Filipino Students. May. At nandito rin po si Jade Cinco, former Secretary General and Youth Organizer for Kabataan Party List in Catbalogan, Samar. Nandito rin po si Kajeneline Dichoso, alias Kajema, former Secretary General of Karapatan, Quezon. Nandito rin po si Lady Desiree Miranda, alias Kashane, former political guide of the NPA Caraballo Guerrilla Front, operating in Nueva Ecija, Eastern Pangasinan, Nueva Ecija. Evelyn Corpin, alias Kared, former Secretary of the East Front Committee, Henry Abraham Command, and former Secretary General of the Lakas ng Kabataan para sa Lakbay CV. Andito rin po si Alma Gabin, ang former Education Deputy Secretary of the Eastern Visayas Regional Party Committee and founding member of Kabataan Party List and political instructor of Front 2 Nueva Ecija Provincial Party Committee. Of course, andito rin po si Pedro Arnado alias Kabenoy, former regional chairperson ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Southern Mindanao Regional Committee, and National Treasurer. Of course, nandito rin po si Ka Jeffrey Celis alias Ka Eric, former operator under the National Intelligence Unit of the NPA National Operational Command, under the CPP Central Committee's National Military Staff, and former mass organizer and campaign leader for League of Filipino Students, College Editors Guild of the Philippines, Anak Bayan, Bayan Muna, and Bagong Alyansa Makabayan in Iloilo and Panay Islands. And nandito rin po si Ka Florinda Sibayan mula po sa Anak Pawis, Nanay. Kasama rin po niya mula po sa grupong Anak Pawis, si Christopher Garcia. Ka Chris. Of course, at ito hindi ko po makalimutan dahil ito po ay dati kong collective nung ako po ay nasa hindi po maikakaila, no? Kakolektive ko ito, no? Ako ay nasa underground, naunahan ko lang siyang mamundok. At naunahan ko rin siyang bumalik. Walang iba po kundi si Paulette Castillo mula po sa Rural Missionaries of the Philippines. Ka Paulette. So, nandiyan po silang 11. At dito po sa ating sa aking katabi ay si Associate Provincial Prosecutor Flosemer Chris Gonzalez, ang acting NTF LCAC spokesperson on legal affairs. And with no further ado, bago ko po ipasa ang mikropono kay Ka Eric, papasa ko po muna pagkakataon, bigay ko pagkakataon kay Undersecretary Lorraine Badoy para basahin ang pahayag ng NTF-LCAC ngayong araw. Maraming salamat, Yusek Joel. Unang-una sa lahat, ito ay ang NTF-LCAC statement. Hindi ko ito statement, hindi ko ito opinion. Statement ito ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na pinamumunuan ng ating Pangulo, birthday niya ngayon.
At happy birthday, Mr. President. Ito, birthday gift namin sa inyo. At saka pinamumunuan din siya na kasama sa NTF LCAC ang 12 clusters of lines of effort na kasama ang buong gobyerno dito. So hindi ito Lorraine Badoy statement, kundi NTF LCAC statement on the filing of cases against the NTF LCAC by the CPP, NPA, NDF operatives. For starters, the plaintiffs are all urban operatives of the CPP, NPA, NDF. Roberto De Castro is committing tagapagpaganap member of the NUFC or the National United Front of the CPP, NPA, NDF. Satur Ocampo is an honorary member of the Central Committee and former Education Deputy Secretary of the NUFC. Sara Elago is committing tagapagpaganap member of the National Youth Sector Bureau for NUSP of the CPP, NPA, NDF. Teddy Casino is committing tagapagpaganap member of the NUFC of the CPP, NPA, NDF. Arlene Brosas was former committing tagapagpaganap member of the Manila Rizal Regional Party Committee, Secretary of the Women's Bureau in the NCR of the CPP, NPA, NDF. Franz Castro is Education Deputy Secretary of the National Teachers Bureau of the CPP, NPA, NDF. Ariel Casilao is a member of the National Peasant Bureau of the CPP, NPA, NDF. So this filing of charges against officials of the NTF LCAC comes straight from the Central Committee of the Terrorist Organization CPP, NPA, NDF, and are merely being implemented by their urban operatives on the ground. Even more obvious is that this laughable filing of cases is being done to serve the propaganda purposes of this terrorist organization, because they have done this so many times, bring the government that they mean to destroy to court, even when they know full well that they have no case and that our courts will throw their cases in the trash can where it belongs the very moment it lands on their desks. The NTF LCAC, on the other hand, has a mountain of cases that we are set on filing and have filed against CABAG, Kabataan, ACT, Bayan Muna, Anak Pawis, and Gabriela. And we stand firm and unstinting in fulfilling our obligations to the Filipino people of defending and protect them from these deceitful communist terrorists who have the pure, unmitigated gall to stand before the Filipino, to campaign for seats in Congress, and ask that we trust them while at the same time lying to us about who it is they truly are, and denying with a passion that they are all members of the CPP, NPA, NDF. The very reason they want to be voted back into Congress is so that they can once again cause our people the unrelenting pain and destruction that they have given to us for the past 53 years. And that their only goal, once given back the immense powers of Congress, is the destruction of our beloved Philippines by the violent overthrow of government and the installation of the violent and inhumane and obsolete ideology, communism. Apart from that, this has come down essentially to money. The CPP, NPA, NDF is the biggest crime syndicate in the country and one of the biggest in the world. And the very reason they are able to hurt humanity is because they wear various masks: holy nuns, virtuous priests and pastors, noble teachers, gentle professors, passionate activists, professional statisticians, and most of all, legislators of CABAG, Kabataan, Anak Pawis, Bayan Muna, Alliance of Concerned Teachers, Gabriela. Vote them back in Congress and you vote back the worst, the most powerful terrorist enablers out to destroy our beloved Philippines. This is the cold, unstinting truth. The NTF LCAC will continue without missing a beat the unmasking of the CPP, NPA, NDF, more specifically CABAG, and we will hammer this truth over and over to the Filipino people. Kabataan is CPP, NPA, NDF. Anak Pawis is CPP, NPA, NDF. Bayan Muna is CPP, NPA, NDF. Alliance of Concerned Teachers is CPP, NPA, NDF. Gabriela is CPP, NPA, NDF. So they will never forget whose rotten hearts we must slay to finally free our beloved Philippines
from the inhumane shackles of communist terrorist vermin. Ipaglaban natin ang ating inang Pilipinas sa mga komunistang teroristang nagsusubok na naman na bumalik sa Kongreso para maghahasa na naman nila ang mamamayang Pilipino. Magtulungan tayo, mga kababayan. Maraming maraming salamat, Undersecretary Lorraine Badoy, tagapagsalita po ng NTF-ELCAP. Huwag ka mag-alala, sa likod mo kami. At ngayon po, para opisyal at isa-isang pakilala ang ating pong mga panauhin at mga dating kasama, akin pong tinatawagan, pinapasa ang mikropono at pagkakataon kay Ka Jeffrey Celis alias Ka Eric para sa kanyang overview and panimula po ng kanilang presentasyon. Maraming salamat kay Yusek Joel Egco, Yusek Lorraine Badoy, and Prosecutor Chris Gonzalez, and to the generosity of the National Press Club leadership. Kahit medyo masikip kami dito, makasaysayan ang lugar na ito. Ang National Press Club po ang nagbigay ng venue nung kami lumabas noong October last week of 2019. Nung kami po ay, 2020. Nung kami po ay maglantad at maglahad tungkol sa katotohanan na tama ang ginagawa ng government ng ating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na ina-identify ang mga dating organisasyon at mga kasama po namin. Okay, klaro po yon. Unang punto, bawat isa sa amin na nandirito po, iisa ang common ground na dumudugtong at tumatahi sa aming presensya. Kami po lahat ay na-recruit mula doon sa mga front organizations, iba-iba, kasama na po ang mga party list na binuo at pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines. At bago kami mapunta sa NPA, sa Communist Party of the Philippines, at sa kanyang underground component na binubuo ng mga organisasyon ng NDF, or National Democratic Front, kami po ay kumilos bilang mga aktivista at doon kami nilason, doon kami na manipulate, at doon kami na-recruit lahat, halos kami. 11 of us who are present today at the National Press Club. That's number one point. Number two, yung mga binabanggit sa video ni Jose Maria Sison na kumakalat more than 10 years ago na at patuloy na kumakalat sa buong daigdig through the internet ay pawang katotohanan at yun ang isa sa mga basihan kung bakit kami lumabas at kami ang nagpapatotoo na hindi nang re-red tag ang gobyerno, hindi nang re-red tag ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict bagkos ito ay gumagawa ng tinatawag na security exposition and unmasking. Pagtanggal ng maskara na ginamit namin upang kami ay makapanloko, makapaninlang at makapag-infiltrate sa universidad, sa kolehiyo, sa simbahan, sa media, sa loob ng gobyerno, sa kongreso, and in the greater sectors of the society na hindi namin sinasabi na kami ay mga CPP, NPA, NDF recruiters at mga organizers sapagkat alam namin na kapag pinrangka namin at inilahad ka agad ay hindi sasama sa amin ang mamamayan at matatakot sila sapagkat ang ideolohiya at organisasyon na aming niyayakap ay walang Diyos na pinaniniwalaan at ang kanyang pag-exist ay sa pamamagitan ng armas, dahas at dugo upang pabagsakin ang ating lipunan for the last 53 years ay mahigit 50,000 na ang namatay at pinatay nila. 15,000 na sundalo at pulis at mahigit kumulang 35,000 civilians at mga kapwa NPA ang namatay na. Kaya kami, cargo de consensya, ay lumalabas kami. Tama ng pagkukunwari, tama ng diskarte ng red tagging, hindi totoo yan. Number three point na gusto naming ilahad dito, ang pag-infiltrate sa gobyerno, ang pag-infiltrate sa kongreso at sa iba't ibang hanay ng mga sektor sa urban centers ay isang mayor na programa na binubuo at kinukumpasan ng CPP, NPA, NDF. At kasama po dyan ang pagbubuo ng party list. In fact, ang unang bumuo ng political party na Communist Party, NPA, NDF ang kanyang organisasyon, subalit nagbuo siya ng maskara noong August 1987 ay ang CPP. Ang pangalan ng partido na ito ay Partido ng Bayan. Ang Partido ng Bayan ay ang lolo at angkel
ng makabayan, kamatayan, kabag, party list. So hindi totoo na bago ito. No. Matagal na itong programa at ginagawa. Ang Partido ng Bayan, si Joe Masison mismo at ang buong Central Committee, nang ipinalabas sila ni Cory Aquino, bumuo sila ng political party pero hindi nila binitawan ang armas. Hindi nila binitawan ang NPA at sila'y nagbuo ng isang panlulokong partido which they were all resoundingly rejected by the Filipino people. Nagpatakbo ng mga senador, congressman, mga mayor at marami pa. Hindi na namin imemention ang mga tumakbo sa ilalim ng Partido ng Bayan. At pagkatapos noon, nang mag-collapse ang peace talks at hindi sila nagtagumpay sa Partido ng Bayan, ang kanilang kampanya sa electoral ay campaign against. Hindi sila nagpa-participate from 1988 up to 2000. Walang participation ng CPP direkta sa pagpapatakbo direkta ng mga kandidato except individual support sa mga kandidato na kanilang mga local members or kaalyado until 2001. Nang makita nila na ang mga nag-reject o mga tumiwalag at naging hilaw na mga komunista na tumiwalag sa amin sa CPP, NPA, NDF, kagaya ng grupong Akbayan at ng grupong Sanlakas at BMP na pumasok sa party list at dating mga CPP, na nag-inggit sila Joe Masison at sabi nila, aba, pwede pala. Pwede palang may milyon dyan na makukuha sa gobyerno, may poder pa at kami kongresista pa. Kaya nung 2001, binuo ang, no, 2000 pa lang nabuo na ang Bayan Muna. Isa pa lang ang party list noon, Bayan Muna. Ano ang direct knowledge ko patungkol dito? Bilang CPP, NPA operative. During that time, ako po ay chairperson ng bagong Alyansang Makabayan. Yan ang umbrella organization equivalent of the NDF. Ang NDF ay umbrella organization ng mga illegal and terrorist-connected underground mass organization. Ang kanyang front organization umbrella equivalent ay Bayan, Bagong Alyansang Makabayan. CPP din ang namumuno, CPP din ang nagkukumpas. I was the chairperson of Bayan Panay. At the same time, I was part of the Regional Electoral Preparatory Committee para sa Isla ng Panay sa paghahanda sa party list. Sino po ang bumaba sa amin para i-unify kami as early as 2000 bago mabagsak si Erap Estrada? Ang unang bumaba po sa amin ay si Vicente Ladlad. Ang pangalawa ay si Rafi Bailoses. Sino sila? Si Vicente Ladlad ay nakakulong ngayon, Central Committee Acting Secretary General ng Communist Party of the Philippines nang siya'y mahuli sa Novaliches noong 2018. At sino siya that time? Anong pakilala niya? Ang maskara niya ay Director for Popular Struggles Commission. Ayos. Bayan National. Director for Popular Struggles Commission. Hindi yon totoo. Siya ang namumuno ng National United Front Commission at Central Committee, si Vic Ladlad. Asawa niya si Pedi Slim. Si Pedi Slim naman ay nagpapakilalang Zelda at kapatid. Pero at ng grupong Karma, na mukhang sila ang kinakarma dahil hindi na disqualify si Bongbong Marcos sa COMELEC. Yan ang mga nagpile ng petisyon laban sa kay Bongbong Marcos, si Pedi Slim. No? So kasawa yan ni Vic Ladlad. At pangalawang bumaba sa amin ay si Satur Ocampo na. At then si Rafi Bailoses. Lahat ng ito ay mga Central Committee ng Communist Party of the Philippines. Ang kanilang mukha ay Bayan. Bagong Alyansang Makabayan. Si Rafi Bailoses, si Vic Ladlad, hindi ko alam kung si Satur Ocampo included, ay terrorist-designated individuals as declared by an earlier resolution of the Anti-Terrorism Council. So nakakulong si Vic Ladlad, piansado si Rafi Bailoses. Ang maskara ni Rafi Bailoses ay KMU Director for Political Affairs. Ayos. So, ayos ha, KMU. Director for Political Affairs, Rafi Bailoses, na nakapiansa ito ngayon, designated terrorist leader ito. Yan ang mga unang bumaba sa amin. At ang unang nagpopularize sa Bayan Muna ay ang aming pagsakay at pagmaniobra sa isang malawak na alliance project. Attention to Lenny Robredo and to the rest of the group. Binuo namin ang ERM, ERAP Resign Movement. Kasama si Manong Chavez, si Cardinal Sin, sila Cory Aquino, at marami pang iba sapagkat yan ay ang tinatawag naming taktika ng malawak na mga pakikipag-alyansa
sa mga malakihang issue na pwedeng pakilusin ang mamamayan upang yanigin ang isang administrasyon at ang buong gobyerno at ultimately ay mapalitan ang gobyerno habang kami nagpapalakas upang pabagsakin ang buong sistema later on. So ang tawag dyan ay UF Building, United Front Building. So para kami maging katanggap-tanggap, ang aming binuo ay hindi CPP Alliance. Ang aming binuo ay ERM, ERAP Resign Movement. Ang equivalent ngayon yan na binubuo din ng Communist Party of the Philippines, at ito ang dapat maintindihan ng mamamayan, ay ang MAT, Movement Against Tyranny. Tatlong beses nilang sinubukang pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Duterte based on conspiracy. So ang MAT, ang mga taong yan ay binubuo rin ng mga taong nagrereklamo ngayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, including si Obet De Castro. Si Obet De Castro ay identified yan na nasa Secretariat ng Movement Against Tyranny, nasa Secretariat National ng Bagong Aliansang Makabayan, at yan ay nakasama ko nang siya ay na-deploy pa sa National Church Bureau kasama si Maming sa Cardinal Santos Medical Center. Ang aming pinag-uusapan ay kung paano kami makapagwelo ng alliance papunta sa CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ang kasama ko nag-meeting si Maming, si Obet De Castro, si Maming, hindi ko alam, from the NPA National Operations Command. May training noon sa Baguio at ako'y pinababa at kinuha ako dyan sa may Pizza Hut area sa may boundary ng Congressional or Mindanao Avenue ni Rapi Bailoses. At pumunta kami ng Cardinal Santos Medical Center. Ang pinag-usapan namin paano ma-infiltrate ang grupo ng CBCP that time, ang bagong halal na CBCP President ay si Archbishop Angel Lagdameo na pumalit kay Archbishop Fernando Capalya. GMA time ito. Para maulit nila muli ang taktika. NPA na ako ha. Tapos na ako sa bayan muna trabaho. Dineploy na ako after 11 or 12 years sa urban operations. Idineploy na ako sa NPA National Operations Command, Intelligence Unit, National Military Staff, reporting directly sa Central Committee ng Communist Party of the Philippines. Kaya kilala namin sila lahat at alam namin na ito'y lukuhan lamang. Panloloko, panggagansyo ang kanilang pag-file ng kaso para magkunwari kay Lenny Robredo na sila ay hindi konektado at hindi CPP. No. And as a rejoinder to the statement of Yusek Badoy and NTF-ELCAC, Anak Pawis, Kabataan Party, ACT Teachers, Gabriela, and Bayan Muna, they are created, led, and core organized by the CPP, NPA, NDF. Hindi lahat ng miyembro nila ay CPP, NPA, NDF, pero ang liderato, ang core group mula national, regional, provincial, municipal, hanggang sa baba, ang core leaders nila at ang kumukumpas ng mga kadre ay puro CPP, NPA, NDF. That is a direct clarificatory statement on their part. So lilinawin ko, ang bumuo ng bayan muna ay CPP, NPA, NDF after doon sa binanggit kong historical context. Number 4 point, pagbagsak ni ERAP Estrada, riding high sa popularity ang bayan muna, ang aming slogan ay, hindi ko pa malilimutan, politika ng pagbabago, new politics. Politika ng masa, politika ng pagbabago. Yun pa rin yata ang bit-bit nila. At ang aming slogan and jingle ay kinopya namin ang tono ng La Bamba. Bayan mo nang iboto. Yan ang aming mga binuo. Saan kami unang nag-meeting? Nag-meeting kami night before ng konferensyang nasyonal sa UP Bahay ng Alumni. Naka-housing kaming mga kadre, urban and regional party kadre sa Loa area, Old Balara. That was year 2000 after bumagsak si ERAP. So kung bumagsak si ERAP January 20, 2001, ang meeting ay nangyari March 2001. Loa, dyan sa may Old Balara, Local Water Utilities Administration, kung saan nandun din ang MWSS. Dahil ang MWSS Employees Union ay hawak noon ng CPP na organisasyon na pinamumunuan na ang pangalan ay Confederation for the Unity, Recognition and Advancement of Government Employees, CARIDGE. Ayun.
So Carriage CPP led, doon kami na housing. Sino ang kamiting namin? Teddy Casino. Sino pa? Sator Ocampo, Rapi Bailoses, Vic Ladlad, Neri Colmenares. Sino ang kasama ko? Representing Panay area. Ito mga terrorist designated na yatang isa dito. Tomas Dominado. I think he was before the CPP, NPA, NDF regional party secretary and now he is alleged as the overall Visayas Commission coordinator for CPP BISCOM, Visayas Commission. Ang asawa niya ay namising, ang pangalan ay Luisa Pusa Dominado. Number two, nakasama ko si Siegfried Tiduro. Currently, siya ang pinuno ng Urban Party Committee Regional sa buong isla ng Panay, covering the area of Iloilo, Iloilo City, Guimaras, Aklan, Antique, and Capiz. Region 6 area, Panay Island. Naging kongresista ito nang mamatay si Crispin Beltran. Siya ang pumalit kay Kabel. Itong si Siegfried Diduro, siya din ang umahawak ng Church Bureau Infiltration sa buong isla ng Panay na nag-i-infiltrate sa simbahan ng United Church of Christ in the Philippines, Iglesia Filipina Independiente, and Convention of Philippine Baptist Churches. So hindi lang electoral ang ini-infiltrate, of course. Ito ay mga 1970s kadre. Batch ito ni Vic Ladlad sa UP Los Baños nung kabataan nila. Itong si Siegfried Diduro. Si Tomas Dominado ay batch naman ng mag-asawang Wilma and Benito Chamson sa UP Diliman. Mga Ilonggo naman ito na na-deploy sa Panay noong 1970s, martial law. Sila ang kasama ko at ang isa ay Regional Trade Union Bureau, KMU. Main organizer sa Panay, ngayon nasa Canada na siya. Ang pangalan niya ay M. Munti ko na ikumplituhin, no? Buong pamilya niya nag-migrate sa Canada. Sila nag-organize ngayon ng Migrante Canada. MEMS. MEMS na lang. Baka nakikinig siya sa Facebook Live si MEMS. Kasama ko si MEMS. Tagahaniway, Iloilo. At yan ay CPP Operative, pero KMU ang kanyang hawak, ang kanyang posisyon, Regional Trade Union Bureau. Ang isa ay si Wa. Nagtatago ito, si Joanna, ay representing the urban poor ng Iloilo at ng Urban Party Committee. So, at ang isa ay si G. Porquilla, nanay ni Lian Porquilla. Ayun! Si Lian Porquilla na nag-expose sa akin ang nanay niya, kasama ko sa meeting sa LOA, 2001, March. At ng umaga, pagkatapos ng CPP Urban Party Caucus sa loob ng LOA, dyan sa may Old Balara area, nagkaroon ng komperensya ang aming mukha na ay pambansang komperensya at pagpupulong para sa pag-nominate ng tatakbo para sa bayan muna noong 2001. Klaro? So, malinaw na ang bumubuo ng aming mga desisyon na palalamanan mamaya ng aking mga kasama sa period na panahon ni Kaalma, I have only 1 minute left kasi time constrained ito, ay mayroong National Electoral Committee at mayroong Regional Electoral Committee at mayroong mga Provincial Electoral Committee na nagsisilbing daluyan ng mga desisyon ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines papunta po sa New People's Army, sa area ng Kanayunan at Regional Party Committee sa buong rehiyon, pababa sa mga teritoryo hanggang sa tinatawag naming mass base. Lalamanan po yan ng aking mga kasama. Pero ang favorite BFF ko, nakabatch ko talaga, at ayaw niyang aminin na kasabay kami na kumilos sa CPP, siya ang national chairperson ng CEGP. Ako ang regional chair ng CEGP. Ang pangalan niya ay Teddy Casino. So kami ang pwedeng magkasama sa loob ng Kongreso at hindi niya may tatanggi, sa kanya ko kinuha ang 85,000 na pamasahe para makumuha ng ticket ng mga KM, Kabataang Makabayan, at mga party members na dumalo doon sa Boracay Convention namin. Kaya hindi niya, sabi niya, hindi niya na maalala dahil that was 27, 28 years ago. Ako maalala ko pa. Kasi isang training namin sa loob ng CPP, NPA, NDF is to maintain sharp memory observation and sharp memory recall. Matatandaan ko kung anong oras kami dumating, saan kami nanggaling, kasi training namin yan. Kaya walang rason at dahilan na sila'y magreklamo kung sila ay ina-identify ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sapagkat sa birthday mo, Pangulong Duterte, ay ngayon ka namin papalakpakan. Tinumbok mo ng klaro, they are doing a grand conspiracy. Pakikipagsabwatan ito.
And I think as a lawyer herself, the vice president should understand, including Kiko Pangilinan, a lawyer himself, na ang conspiracy sa pakikipagsabwatan to commit terrorism or promote terrorism does not require you to become in actual ambush area. The fact na ikaw ay tumutulong, nagpo-promote at nagkakanlong at nagkakandili at nagbibigay suporta, moral, legal at iba pang pamamaraan sa grupong gustong gumamit ng terorismo para pabagsakin ang ating bayan as defined simply under the anti-terrorism law, malinaw ang pananagutan mo. Conspiracy yan. Happy birthday, Pangulong Duterte. In behalf of Abantes Sambayanan at Sambayanan ng mga dating rebelde. Salamat. Alright. At ang susunod. Ka-Eric, before we proceed, ano, thank you very much for your overview. Meron po kasi mga kababayan, nakasama rin po natin ng mga FRs na nasa Zoom. No? At gusto ko lang po silang i-acknowledge. Nandiyan po si Kate Raka alias Karohan, former Giyang Pampulitika of Bienvenido Valliever Command sa probinsya ng Palawan. Okay. At nandiyan rin po, via Zoom, si Dato Rico Maka, ang Municipal Indigenous Peoples Mandatory Representative of San Miguel Surigao del Sur, at si alias Kawini, nandun din po siya sa Zoom. At yung mga kaibigan po natin sa media na Zoom, magandang umaga po sa inyo lahat. Siguro ka Eric, si Kate Raka or si Karohan, no? At yung ibang nasa Zoom, pwede rin natin pakuha na ng mensahe later on. Yeah, thank you. So, welcome sa mga... Yusik Jewel, thank you and welcome sa mga comrades namin dati sa CPP, pero comrades pa rin namin sa ilalim ng kapayapaan at demokratikong pagkilos na mapayapa na. Welcome sa inyo sa Zoom. Now we will have ang kasaysayan ng CPP-NPA-NDF connection at number one recruiter na party list, the only party list na nagre-recruit mula sa hanay ng kabataan direkta. At ito'y may underground component na ayaw nilang aminin at ang kanilang representante ay Patwitams. Ang pangalan nila ay Kabataan Party, number one na recruiter ng kabataang nawawala sa mga nanay ngayon at ayaw aminin na ang core group ng Kabataan Party ay Communist Party of the Philippines at ang kanyang recruitment center ay kabataang makabayan na nakalubog na kabaon sa loob ng lahat ng mga chapters ng Kabataan Party. Let's have Jade Cinco. Siya na magpapakilala ng sarili niya. Then followed by Alma, by Shane, and by Ivy. Go ahead, Jade. Thank you. Maraming salamat, ano, ka Eric, sa iyong isinaysay. No, klaro naman natin. So, yun. Magandang umaga po sa ating lahat. Ha. Ako po si Jade Cinco mula po sa Catbalogan City Summer. At ako po'y na-recruit ng Kabataan Party List noong taong 2015, October 11, at naging full-time member po ako ng Kabataan Party List is 2015, November 20, at pagka 21 po ay birthday ko po noon, no? Yun po ang naging birthday gift ko sa kanila para maging full-time member. At nung araw na po ng 2015, November 20, ako po'y nahalal bilang Kabataan Party List ay Secretary General po ako ng buong probinsya po namin sa Samar, no? Sa buong Western Samar. So it means po, ako po ay nagre-recruit hindi lang po sa hanay ng mismo ng kabataan kasi bilang Secretary General ay ako po ay nagre-recruit. Actually, hindi lang naman ako, lahat po kami dito, nagre-recruit po kami ng mga nanay, mga magsasaka, mga teachers, mga kabataan kababaihan. At yan po ay pinapailaliman din po nitong kabag na to, Kabataan Party List, Anak Pawis, Bayan Muna, Alliance Concerned Three Churches, ngayon, at Gabriela Women's Party. So kahit na hindi ako babae, nag-organize po ako ng mga kababaihan para po ay maging full-time organizer namin sa Gabriela Women's Party. So yung na-recruit po ako bilang Kabataan Party List, organizer at Secretary General sa aming buong Samar, sa Western Samar, ay bukod lang dun, ako po'y mismo ay naging membro o naging isa rin ako sa nanumpa bilang candidate kasapi ng CPP-NPA, no? Isa rin po ako'y nakaakyat baba sa bundok sa kampo ng mga NPA at nakaharap ko mismo ang mga matataas na mga ng posisyon ng mga commander at ako po mismo ay naging commander ng White Area taong 2018 hanggang sa 2019 bago ako bumaba sa hanay ng CPP-NPA. So ito po yun. Bakit ko sinasaysay ang Kabataan Party List at ang NPA? Kasi ang laki ng connection ng Kabataan Party sa NPA. Bakit ka mo? Miss
mismo si Sara Ilago ang representative ng Kabataang Partilis ang nagsabi sa amin na kayong mga taga-Samar sa Region 8, pumunta na kayo ng kalayunan at humawak ng armas para sa armadong pakikibaka. Siya mismo in personal na nagsabi sa amin, kailan nangyari at anong taon yon? Kung hindi po ako nagkakamali, taong 2018, March po, hindi ko lang kuma-identify kung anong araw, anong petsa, pero March po nangyari yon. Sa ang area nangyari yon? Sa United Church of the Christ in the Philippines. Diyan mismo malapit sa Mendiola, simbahan po yan. Diyan kami nagkampuhan 2018 mula February hanggang March. Si mismo si Sara Ilago natulog ng ilang gabi diyan sa aming kinampuhan at siya mismo ang nagsabi sa amin na kayong mga taga-Samar, umakyat kayo ng bundok, umakyat kayo ng kalayunan, humawak kayo ng baril para sa armadong pakikibaka. At mismo si Sara Ilago ay nandun kami nagkampuhan din ng ilang araw sa Department of Agriculture o sa DA. Siya mismo pumunta sa amin bumisita. Ito pinatawag namin na Manila Lakbayan Stand with Samar. No? Dito, from Visayas to Manila. No? Ito ay Stand with Samar. From actually, ito ay talagang yung nangunguna dito is Northern Samar. Ay kami po ay mula sa ibang province ay sumuporta. So isa ako sa sumuporta doon dahil ako po ay naging kadre that time na rin yon. So mismo si Sara Ilago at kasama ang mga alipuris niya, mga photographer niya, mga tagasulat niya, naghatid sa amin ng mga gamit, pangtulog, mga damit, mga shorts, pagkain na kung saan doon mismo nagtambay si Sara Ilago at palihim kaming sinasabihan doon dahil hindi niya kayang ipagsigawan dahil nadung kami sa gilid mismo ng highway. Sabi niya sa amin, dapat talagang makibaka tayo, dapat talagang mag-recruit pa tayo ng mga kabataan at mapasampan natin sa kanayunan para humawak ng armas at para pumunta sa armadong pakikibaka. Kaya hindi po natin pwedeng red tagging lang po ito dahil kami mismo ang personal na nakakakilala sa kanya, personal na na-meet namin siya, siya mismo nagsabi sa amin. Kami mismo ang nagpapatunay, kaya Yusek Lorin Badoy, kami ay nasa likid mo, sumusuporta sa iyo para patuloy na matanggal na talaga sa Kongreso itong kabag na to dahil ang kabag ay sakit sa tiyan, sakit sa pamilya, sakit sa ating lipunan. Hindi lang po kabataan ang aking gustong sabihin dito na may connection sa CPPNPA dahil ako, naging armado din po ako, kaya ako nasabi dahil mula sa hanay ng kabataan hanggang sa mag-recruit kami, magpa-full-time kami ng kabataan sa red area. Hindi lang po kabataan, kundi pati po si Nere Colmenares na walang kasing nipis o kasing kapal ang kanyang muka na tumatakbo bilang senator ng ating bansa, mahiya ka naman. Nere Colmenares, year 2016 po, kung maaalala mo, pumunta ka ng Catbalogan City ng kampanya. Kapal ng ilang libro na dapat ihampas sa'yo, no? Ay dala-dala namin ang iyong muka. Pinagawa namin na ibuto ka. Pa ay nag-security sa'yo para umikot mismo sa aming public market ng Catbalogan City at hindi kalayuan sa public market. Doon po ang aming stop house o doon po ang aming pinaka ginagawang opisina. Nandun lahat ng mga materials na nakakalat ang muka na makapal ni Nere Colmenares. At after noon, na pag-ikot namin, nangangampanya siya, kami nasa likod niya, nag-proceed po kami sa aming hideout o sa aming opisina at may lihim inabot siyang sobre sa aming kasamahan at gayon patay na. Kung di ko makakalimutan, siya ay si alias Ali, si Luna Sibilla. Pakilala niya sa amin, si Luna Sibilla. Nag-abot siya ng sobre at alam namin at nakita rin namin pera po ang laman. Ano ang sabi niya? Patuloy tayong makibaka. Itong pera, gamitin nyo sa lahat ng activity na gagawin nyo dito. Napakalinaw, hindi lamang po ako ang magsasalita laban po sa inyo. Actually, hindi naman dapat namin kayo kalabanin. Bakit? Kasi kung tutuusin, hindi naman namin nahabulin kung ano ang dapat mangyari sa amin. Kasi kami dito ay maganda na ang kalagayan simula kami nagsurrender. Pero hindi namin kayang konsensyahin na patuloy kayong uupo sa Kongreso at ikaw, Nere Colmenares,
na makaupo mismo sa Senado ang kapal ng mukha mo. Isa kang terorista, isa kang mamamatay tao. Actually, hindi naman dapat makabayang black ang tawag sa inyo. Kamatayang black kayong kabag kayo. Sana mawala na kayo sa ating bansa. Thank you, Jade, for a very straightforward, direct experience at emotionally loaded na pagpapahayag. Dahil nagukbo, pinababa, naging kabataan party, naging campaigner security ni Nery Colmenares. Dagdag, patotoo, ang isa sa mga regional na pamunuan ng Communist Party of the Philippines mula sa Eastern Visayas, galing sa UP Cebu, si UP Tacloban, Kaalma. Good morning sa ating mga press na nandito at sa ating mga kasamahan. Yusek Lorraine, Yusek Joel, Piskal Gonzales, at sa lahat po. Ako si Alma Gabin. Ako yung third ranking official ng CPPN-PANDF sa region ng Eastern Visayas. So from 2007, since binuo ang Makabayan sa level ng national, at nung mabuo na ito, ay tuloy-tuloy na may tumakbo sa Senado under ng Makabayan, ako po ay umuupo sa National Electoral Committee ng CPPN-PANDF bilang representative ng Eastern Visayas kasi nasa secretariat ako ng CPPNPA Regional Electoral Committee ng Eastern Visayas. So yung mga nag-file kay Yusek Lorraine, talagang mga kilalang kilala ko. Alam ko yung designation nila sa loob ng partido. Kaya hindi nila maitatanggi na yung ginagawa nila ngayon ay utos ng CPPNPA at kabahagi ng iskema ng CPP para doon sa electoral na gawain. So, isi-share ko sa inyo kung paano kumikiling, paano nagbibigay ng support ang CPP-NPA sa mga kumakandidato. Hindi siya red tagging, hindi dahil hindi namin gusto yung isang kandidato, kaya sinasabi namin ito. Gusto namin maging aware ang public kung ano ang process ng CPP sa before, bago niya suportahan yung mga kandidato. Specifically po, sa ngayon, si Vice President Lenny Robredo. Kasi di ba siya yung pinaka-late na inindorso ng Makabayad Black, ay Kamatayan Black. Ayan, dalawa yun eh, Makabayad at saka Kamatayan. So ang proseso po niyan, mga sambayan ng Pilipino, hindi po siya simple na pumupunta lang yung Makabayan para magtaas ng kanilang mga kamay, para itaas yung kamay ng mga sinusuportahan nila na kandidato. Dumadaan siya ng process, ng mga negotiation, sumusulat po ang NPA unit, ang NPA command, at ipinapaabot dun sa mga layason ng kandidato. And then, pag okay na yung kandidato, kakausapin na po namin. 6 months before election, nandito na ako sa Manila. Napasok ko yung lahat ng mga safe houses ng National United Front Committee, National Organizing Department, at saka yung iba pang mga national organ na lumalahok at nakikibahagi dun sa electoral na proseso. Ayan, so after that, pag nakausap na yung politiko, magsisiris po yan. Magkakaroon ng mga commitment, no? Depende sa level ng ibibigay na commitment ng kandidato. Ganin, ang ibig sabihin ng open endorsement, bit-bit-bit ng lahat ng mga urban operatives, bit-bit-bit ng lahat ng mga NPA unit ang kandidato. Then merong memo na lumalabas galing mismo sa Central Committee ng partido na lahat ng mga requisites na yan, alam po namin na ibinigay po kay Vice President Lenny Robredo. Kaya may basis kami na sabihin na ini-endorso talaga siya ng CPP-NPA-NDF. At napaka-imposible na wala siyang alam, na hindi niya alam na CPP yung mga nakikipagpulong sa kanya. Kasi dumadaan siya, may mga liaison, may mga security, at matagal po siya na process. Actually, dati, nung nandito pa ako, nasa Regional Electoral Committee ako, inaabot kami ng isang buwan. Halos araw-araw may serye ng mga talks sa iba't ibang politikan. Gaya ng sinabi kanina ni Kaya, pwede kong pangalanan
kung sino yung mga gobernador ng mga nakausap namin, sino yung mga congressman, sino yung mga senatorya, at kung magkano at ilang tranche yung pagbibigay nila ng pera. Game daw. Pwede daw pangalanan, sabi ni Yusek Lorraine. Sa next press con po, limited tayo ng oras. Ayan. So, yun po ang naging process natin. At lahat ng ito sina Arlene Brosas, sina Obet De Castro, napaka-close po namin ni Obet actually. Obet De Castro kasi may dugong waray yung asawa niya. At palagi ko siyang nagiging kasama sa mga pulong ng National Electoral Committee. Hanggang sa, nung 2016 nga, nung nagdidebate kami kung sino talaga ang bibitbitin ng CPP, si PRRD ba o si Grace po. Na hanggang sa nag-election na lang, hindi po na-unite ang CPP-NPA at nagkaroon ng biak sa loob. So yan po, silang lahat, talagang kilala ko, alam ko yung designation nila kasi during meeting, binabanggit naman kung ano yung mga designation nila. Ano yung organo ng partido. Yan. Yan po. At kung mamarapatin pa ninyo, nandyan po, inilatag ko yung mga requisites kung paano sumusuporta ang CPP-NPA-NDF. Kaya nasa taong bayan, nasa sambayanan na po, kung ibuboto pa nila yung mga klaro na iniendorso ng CPP-NPA-NDF. Thank you, Kaalma. And napakalinaw. Very pointed and straightforward. Thank you, Kaalma. Coming from CPP Special National Electoral and Regional Electoral Committee na dinideploy tuwing 6 months before the elections. Pakinggan natin si Ka Shane. Siya na magpapakilala ng sarili niya. Ito ay may ongoing cases laban sa mga ng abuso sa kanya sa loob ng CPP-NPA-NDF at may pending cases yata na na-file na sa korte. At ito ay ipinawalang bahala at hindi pinansin ng mapagkunwaring Women's Advocate Champion na Gabriela. Ka Shane, take your time sa dugtong sa sinabi ni Ka Alma at ni Ka Jade. Ay, you can stand up. Tayo Ka Shane. Yun. Yan, tapos si Ka Ibing sa Good morning po sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayong araw sa ating press con. Siyempre, sa mga kasama po natin, kayo si at saka sa lahat po ng mga kasama nating mga former rebels na nandito din ngayon para magsalaysay ng ano nga ba yung katotohanan sa tunay na kulay ng mapagpanggap ng na tinasabi nilang makabayan. Ako po ay na-recruit taong 2011, February 2011, sa Angeles City, Pampanga, sa edad na 14 anyos ng anak bayan. At ang recruiter ko ay isang estudyante ng UP Diliman Extension Program in Pampanga. At ang pinaka-recruiter po namin ay nanggaling sa National Youth Bureau na dineploy sa Central Luzon noong panahon na nire-recover ang youth and youth sector movement sa buong Central Luzon. Siya po si Red Sabalatan. At ang naging asawa niya na si Gerald Salonga na namatay na sa isang encounter noong panahong October 2018 sa may Maria Aurora, sa Aurora Province. Ay sila po yung mga nag-recruit sa akin noong mga panahon na yon. Tapos ang sabi nila, ang anak bayan daw ay simpleng organisasyon ng mga kabataan na nagtataguyod ng karapatan ng mga kabataan. At ang sabi pa nila sa amin, kung gusto nyo na makapagpatuloy ng pag-aaral, sumali kayo sa anak bayan kasi meron tayong party list na nagtataguyod ng mga karapatan ng kabataan sa loob ng Kongreso at nagbibigay din ng scholarship. So yun nga yung kabataan party list na nung panahon na yon ang representative pa ay si Raymond Mong Palatino. Ganyan. So nung na-recruit po ako noong 2011, binigyan ng mga pag-aaral na doktrinahan hanggang sa itinalaga bilang anak bayan Pampanga chairperson at the same time ay anak bayan Central Luzon spokesperson. Ni-recruit na din ako sa edad na 15 sa Youth Communist League of the Philippines o sa madaling sabi, kabataang makabayan cadre na gumagalaw sa Pampanga at umiikot din sa ilang probinsya ng Central Luzon bilang ako ngayon tinalaga na spokesperson ng anak bayan Central Luzon noong panahon na yon. So way back year 2012, nung panahon na nagre-ready na para sa campaign period ng 2013, isa ako sa pinadala ng rehiyon namin para doon sa
National Congress ng Kabataan Party List na ginanap sa loob ng UP Diliman, dun sa, anong tawag doon? Dun sa Law of Hall? Palma Hall? Palma Hall, doon po ginanap. Nando doon yung iba't ibang mga nakasama ko din na galing sa mga rehiyon ng mga kabataang makabayan cadres din, na iba nga ay mga identified NPA pa talaga, at yung iba doon ay mga nagsipag-NPA na talaga nung mga panahon na yon. Ngayon, after that, na doon po na-elect na first nominee noon yung kasalukuyang chairperson ng Anak Bayan National na si Venser Crisostomo. Pero dahil nga sa kaguluhan at kalituhan sa loob ng partido na sinasabi na hindi pwede si Venser Crisostomo na maging isang kongresista dahil mawawalan ng muka ang mas democratic organization o mas movement sa labas ng kongreso. Kasi pangkalye si Venser Crisostomo, hindi siya pang kongreso. So nagkaroon ng another round ng election para sa nominee. So nagpatawag ulit ng National Council meeting ang Kabataan Party List na sa pamamagitan din to ng direktiba ng Communist Party of the Philippines Central Committee, na kung saan naman ang dumalo na ay yung naging ka-collective ko na isang UP graduate cum laude din na si Gilliar Martin Cadano, na siya na yung itinalagang regional coordinator ng Kabataan Party Central Luzon noong pangapanahon ng 2012-2013. So doon naman na na-elect si Terry Ridon bilang first nominee at napalitan na si Venser Crisostomo. Kaya po, nung panahon na yon after ng election 2013, maalala ko, nung panahon na yun ay naitayo din yung 2011 or 2012 pala, nung nabuo naman yung Central Luzon Development Youth and Student Center na opisina ng mga kabataan sa Central Luzon, na kung saan nagiging recruitment center namin siya sa mga estudyante na nire-recruit namin mula sa Holy Angel University, Angeles University Foundation, UP Diliman Extension Program in Pampanga, Don Honorio Ventura State University in Pampanga, at iba't ibang mga eskwelahan pa ng mga high school sa buong Pampanga at sa iba pang mga probinsya ng buong Central Luzon. So yung pong opisina na yun na sinasabi ko ay nasa likod ng Angeles City Library. Sa ngayon po, yung office na yun pinondohan ng Kabataan Party List. Doon namin dinadala yung mga target recruits na mga kabataan, at hindi pwedeng lumabas yung kabataan na nirecruit namin kung hindi siya nadoktrinahan ng maikling kurso sa lipunan at rebolusyong Pilipino at hindi siya nare-recruit sa kabataang makabayan. So hindi siya, kaya yung sinasabing development center ng mga kabataan ay development center para maging isang komunista, para maging NPA. Kaya ilan po sa mga na-recruit namin doon sa youth center na yun, kung tawagin namin, isa na ako doon, isa na yung ka-collective ko na si Gilliar Cadano, at yung iba pang mga na-recruit namin sa iba't ibang mga universidad ay naging NPA. Sa kasamaang palad po si Gilliar Cadano, after ng 2013 na sumampa siya, magkakasama kami sumampa noon sa Karanglan Nueva Ecija sa unit ng Caraballo Guerrilla Front na NPA, kung saan din ako sumampa noon, nag-NPA siya. Nahuli nung August 2014 sa Karanglan Nueva Ecija after ng rally namin ng zona noong 2014. Nahuli silang dalawa ni Gerald Salonga. Nung makalaya sila ng 2016, November 2016, agad din silang bumalik sa NPA unit. At noong September 20, 2017, ay kasama si Gilliar Cadano sa namatay sa siyam na nadurog na squad sa Burgos, Karanglan Nueva Ecija. Hindi ko pa makakalimutan yung araw na yun dahil kasama doon yung dati kong kasintahan at yung mga malalapit sa akin na mga nakakolektiba ko ay nandoon sa panahon ng laban na yun. Kaya, tama na yung pagpapanggap, yung sinasabi ninyo na walang koneksyon. Kami ang buhay na patunay. Marami na rin mga patay na patunay na ang bumubuo sa Kabag o sa Makabayan Black Coalition na yan ay ang CPP, NPA, NDF. Hindi po kami magsasakripisyo ng aming buhay. Hindi namin ilalagay sa kapahamakan yung aming seguridad, yung kapayapaan ng aming pamumuhay, kung hindi dahil sa kagustuhan namin na ilantad yung katotohanan. Kung tutusin po, after naming mag-surrender, pwede na kaming manahimik eh. Kaso hindi kaya ng aming konsensya, yung cargo di konsensya namin. Hindi namin kaya na may mga tumatangis na magulang, hinahanap ang kanilang mga anak. May mga anak na nauulila, may mga magulang na nauulila, may mga mahal sa buhay na nauulila. Dahil lamang sa patayan na gawa ng CPP, NPA, NDF.
Kaya sana tayong mga mamamayang Pilipino, panahon na para magising. Tignan po natin kung tama ba na iboto pa itong mga mapagpanggap na kamatayan block na ito. Nasa sa inyo po ang huling desisyon. Gamitin ninyo ang boto ninyo para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan at higit sa lahat para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Maraming salamat po. Thank you, Shane. Very emotionally loaded ang testimonya na yun ni Ka-Shane kapag nabalikan ang aming karanasan kung paano kami nilason ang aming mga utak, paano kami ginawang mga propaganda operators, recruiters, at later on mga hukbo na tagapagwasak ng ating bayan, hindi maiiwasan kami nagiging emotional kagaya ng ipinakita ni Ka-Shane. Now we have Ka-IB from PUP, Santa Mesa, naging kadre, papuntang Cagayan Valley, at ngayon kasama na natin na maglalahad ng katotohanan. Ka-IB. Yeah. Sige, tatayo po ako. Kahit matangkad po, Ka-Shane. Ayan, di magandang umaga po sa ating lahat. Yan, Yusek, sige na Ma'am Lorraine, ayan, kina Fiscal, sa lahat po ng mga press na naririto po ngayong araw, sa mga FRs din po na nasa Zoom, ayan, magandang araw po sa atin, sa mga mamamayang Pilipino na nanonood sa Facebook Live, magandang araw po. Muli, ako po si Ivelyn Corpin, o mas kilala nga po sa tawag na Kared, Kailis, sa bahagi po ng Cagayan Valley. Agaya po ng sinabi ni Kuya Eric kanina, I'm from Polytechnic University of the Philippines, sa kursong AB Philosophy na na-recruit ng Lakas ng Kabataan para sa Bayan Cagayan Valley. Naging Secretary General noong 2010 ng Lakas ng Kabataan para sa Bayan Cagayan Valley. Ni-recruit po ako ni Deo Montes Claros, isang PUP student din noong 2010 sa Lakbay CV, at noong 2016 ay naging fourth nominee ng Kabataan Party List. Yan, nagtangkang pumasok sa Kongreso pero hindi nabigyan ng pagkakataon dahil ilan lang sa mga nominee yung naging nakapasok sa Kongreso. Yan nga si Sara Ilago. Ako ay nirecruit nila rin kasama si Deo Montes Claros na fourth nominee ng Kabataan Party List at yung dalawang profesor ng University of the Philippines, sina Joanne Manzano at si Alan Messina. Ayan, sa PP o sa Communist Party of the Philippines, na sila ring humikayat sa akin na magtungo sa Cagayan Valley. Kaya from PUP, dinala po ako sa Cagayan Valley para pasukin yung mga schools, state universities and colleges, kapwa private higher education institutions at SUC sa Cagayan Valley. Pinapasok po namin yung Cagayan State University, Isabela State University, Nueva Vizcaya State University, Quirino State University, iba pang mga schools sa pasok. At yun yung unang task na ibinigay sa akin, ang mag-recruit sa hanay ng mga kabataang manunulat at kabataang estudyante. Kaya from 2010, 2011, naging Kabataan Makabayan member ako. 2012, naging candidate member ako ng Communist Party of the Philippines. 2013, naging full-pledge member ako ng Communist Party of the Philippines. At naging full-time organizer ako sa Cagayan Valley, sa White Area. At 2013 din, sumampa ako bilang isang NPA. Hindi natapos doon yung pagre-recruit ko ng kabataan. At pagre-recruit ko sa hanay ng kababaihan, magsasaka, even sa mga guro. Kaya from 2013 to 2019, kung saan panahon na naging NPA ako, pumapasok pa rin ako ng mga eskwelahan. Kahit NPA na ako, gamit pa rin yung Kabataan Party List. May panahon din na nakikipag-alyado, gaya na sinasabi ni Alma kanina, nakikipag-alyado sa mga tingin ng CPP na mas lesser evil na politicians o yung pwede nilang makaalyansa, pwede nilang maging kakampi. At sa karanasan namin, nagbubuo kami ng campaign series ng politicians at later on, after ng eleksyon na maging kampi, na magamit sa kampanya yon, i-convert siya into Kabataan Party List. Bakit? For consolidation. Para yung mga kabataan na napakilos sa panahon ng eleksyon, after eleksyon, ire-recruit na sila sa kabataang makabayan, then later on, magiging kasapi na sila ng New People's Army. Kung napanood nyo po yung Memoirs of a Teenage Rebel, kung saan inilahad ko yung karanasan ng anak ng isang commander na naging ka-collective ko at ako mismo yung nag-recruit si Ka-Ira,
Siya ay kasapi ng Kabataan Party List na recruit sa panahon ng eleksyon 2013 kagaya ko, umakyat sa bundok, namatay sa labanan, at hanggang sa kasalukuyan ay hindi nabibigyan ng hustisya. Ganon yung proseso na dinaraanan, lalo sa panahon ng eleksyon. Bakit gaano ba kahalaga sa CPP-NP-NDF ang panahong elektoral para makapag-recruit ng kabataan? Dito, mabilis na nakakapasok ang CPP-NP-NDF sa mga baryo gamit itong mga party list na ito. Lalong-lalo na sa mga eskwelahan. At lalong-lalo na doon sa mga komunidad kung saan napakarami yung mga out-of-school youth. Kaya kaming mga kabataan from Manila, dinadala kami sa Kanayunan para magkampanya. Yun yung ginawa sa amin. Iba-ibang mga kamatayan block mismo. Yan, nagkampanya ako ng Bayan Muna, ng Gabriela, ng Katribo Party List kasi may Katribo Party List pa noon. Ayan, ng ACT Teachers, naranasan ko rin pumasok sa mga high schools para mangampanya at mag-recruit ng mga teacher, though hindi naman ako teacher. Yan, kabady ko noon na pumapasok sa mga national high schools, si Mia Valencia o Vilma Valencia, o mas kilala na ngayon sa tawag na Kacherry. Isa na siyang NPA sa Isabela, sa Central Front, kung saan siya yung namumuno sa bahagi ng medical kasi nurse siya. Hindi naman siya teacher. Pero pumapasok siya sa school para mag-recruit ng mga teachers. Yan, at siya talaga yung regional coordinator ng ACT Teachers sa Cagayan Valley. Ganun yung ginagawa natin sa panahon ng eleksyon at lalo sa panahon ng kampanyang elektoral. Bale, ang panahon ng kampanyang elektoral o pangangampanya, ito yung pagbibuild up sa lahat ng mga potential at target recruits. At after ng eleksyon, doon na yung panahon ng pag-harvest o pag-aani doon sa mga napakilos at naging machineries sa panahon ng kampanyang elektoral. Kaya sa panahon na to, yung sinasabi ni Naka-Shane, yung sinasabi ni Naka-Jade Zinco na ito yung nagbibigay sila ng mga pag-aaral, tuloy-tuloy ang propaganda, pagpasok sa mga barangay, may mga leaflets yan, pero at the back of that, meron silang underground na ginagawa. Doon na unti-unting nagre-recruit sa underground movement. At once na naibukas na sa kanila, ano yung armadong pakikibaka, ano yung digmang bayan, doon na nagiging open sa kanila na merong sinusuportahan na CPP, NP, NDF. At lahat ng nagbe-benefit sa mga nare-recruit, sa mga kampanya, ay ang CPP, NP, NDF. Doon na rin nangyayari yung tinatawag nina command vote. Kung saan, ipinubulong yung politiko na dala-dala ng CPP, NP, NDF at yung mga kabatayan block party list na binuo ng CPP, NP, NDF. Kaya bakit nagkakaroon ng malaking boto ang anak pawis, ang kabataan sa mga gantong barangay? Wala namang nangampanya. Wala namang pumasok na MPT o mobile prop team doon sa barangay na yon. Dahil ang campaign machinery sa mga barangay na yon hindi na yung mga nasa white area. Ang campaign machinery na doon ay yung New People's Army mismo. Kasi, halimbawa kami, yung barangay na ineeryahan ng NPA, hindi naman na mapapasok ng sasakyan yon. Hindi na makakaabot ang mga signal doon. Wala nang trompa doon na tumutugtog dahil baku-baku pa ang daanan. Pero bakit solid bayan muna yung binoboto ng mga barangay na yon? Kasi sa barang, halimbawa, sa amin sa area ko sa Cagayan Valley, sa East Front, yung barangay Bunugang Karupian ng Baggao noon, nung hindi pa sila nasusurrender, merong project ang bayan muna doon na small dam. Pero paano nakapasok doon ang bayan muna? Dahil na rin sa pamamagitan ng CPP-NP-NDF. Kinonsolid ng CPP-NP-NDF ang mga magsasaka doon, pinapropagandahan, binibigyan ng pag-aaral, mismong kami mga NPA, ultimo bata, binibigyan ng MKLRP o maikling kurso sa Lipunan at Revolusyong Pilipino. Ganon ka-consolidated. At nung eleksyon, ilan ang hindi bumoto ng anak, ng bayan muna? Tatlong tao lang. Paano na lamang tatlong tao lang? Kasi ultimo yung resibo na nanggagaling doon sa niluluwa ng Smartmatic machine, kino-consolidate at isinasubmit yon sa NPA unit. Kaya, ganoon yung tinatawag na command vote. Pag ibinulong na ng NPA doon sa masa, doon sa mga barangay, kung ano yung iboboto, iniluluwa ng Smartmatic machine. Yung boto nagre-reflect doon kung gaano kalakas yung command vote na tinatawag pag NPA ang bumubulong na iboto ang kamatayan block.
party list. Kaya ganun yung buong process na ginagawa. Kaya ako from schools hanggang sa communities, hanggang sa countryside, nasaksihan ko lahat yon kasi mismo ako, ginagawa ko yon. Naging secretary ako ng East Front, Henry Abraham Command, kung saan yun yung pinakanamumuno doon sa front na yon, sa guerrilla front na yon. Execom committee member din ako ng Comprov Cagayan na nangangasiwa doon sa buong probinsya ng Cagayan. Kaya ultimo eleksyon, alam namin kung paano yung permit to campaign, permit to win na bayaran, pakikipag-usap sa mga politicians at sa mga nakaraan o previous interviews ko, nabanggit ko na nga yung ilan doon. Kaya sa siguro ang panawagan na lang namin sa mamamayang Pilipino bilang mga dating kasapi ng CPPNP, NDF, gaya nga na sinabi ni Naka Eric, ni Na Alma, ni Na Jade, ni Naka Shane, maging mapag-analisa. Yes. Alamin natin, gamitin natin sa tama yung iboboto natin. At kaming mga former rebel, meron mang NTF, LCAC o wala, titindig at titindig tayo. Titindig ang mamamayang Pilipino sa tama. Kaya sumusuporta kami sa National Task Force to End Locust Communist Armed Conflict kasi nakikita naming tama at wasto yung sinasabi nila. Ine-expose natin, ina-unmask, hinuhubaran, ano ba talaga yung CPP, NP, NDF at ano ba talaga itong kabag na to? Itong kabataan, ACT Teachers, Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, na siyang mga recruiter at balon ng pasampa ng CPP, NP, NDF. Kaya marapat ng tutulan at tigilan ito at wakasan na yung terorismo sa ating bansa. Maraming salamat. Thank you, KIB. Very straightforward and sharp ang paglalahad na yon ni KIB. Nasumada na nila, Ka Jade, Ka Alma, Ka Shane, and Ka Ivy. Ang Kabataan Party ay recruitment ground at balong nilulubugan at dinudugtungan ng recruitment ng NPA at ng Communist Party of the Philippines at ito ang nag-i-infiltrate gamit ang party list para sa kabataan sa loob ng Kongreso sa interes ng CPP, NPA, NDF. This time around, pakinggan natin ang pangalawa. Anak Pawis, pareho din. Tig 6 minutes kami, bawat isa, at matatapos na sila at magkakaroon ng question and answer after ng synthesis ng panel ng NTF-LCAC. 30 years almost na nanggaling sa Kilusang Magbubukid sa isla ng Mindanao. At ito ay Tatay Pedro. Okay. Mag-intro muna si Kasamang Pulit, kung saan ang anak niya ay hindi niya, she never gave up on her son, na naging NPA din, galing UP Diliman, naging political instructor si Daniel, at ngayon ay nagbalik loob, at kasama ang kanyang nanay na naging kadre sa panahon ni Yusik Joel Egco, nung sila'y naunang mga kabataan noong dekada 80, ang kanyang anak ay kinuha niya sa NPA, pinabalik na maglingkod sa mamamayan si Pulit. Coming from Finance Generation Center ng CPP, NPA, NDF, lalong-lalo na sa Mindanao, RMP, Rural Missionaries of the Philippines, support group for Finance Generation sa buong isla ng Mindanao at ibang bahagi pa ng Pilipinas bilang NGO racket infiltration ng CPP, NPA, NDF. Go ahead, Kapulit. Relationship nito sa anak Pawis. Good morning. Una ka, Paulette. Okay, good morning. Ako si Paulette Castillo. Alias ko is Ella. Galing to sa Gabriela. Kasi nung time namin nila, Yusik Ejok, kakaumpisa pa lang nung Gabriela. So nag-member ako ng NUSP. And then after NUSP, nagbayan ako. And then nagkabataang makabayan. Okay, so fast forward na lang natin. Naglaylo ako. And then, napilitan akong bumalik sa partido by no choice kasi yung anak ko naging member din ng anak bayan at eventually na-recruit siya at nag-full-time siya sa Mindanao bilang New People's Army or Hukbo. So, i-share ko lang yung dun sa electoral campaign namin, no, dun sa SMR. Naging part ako ng Rural Missionaries of the Philippines. Ang nagpa-full-time sa akin yan ay ang Regional Peasant Bureau. Doon din, syempre, based din siya sa CS, sa bundok. So, ang party collective ko, ayan sila Pedro, ang KMP.
So, i-ano ko lang ng konti, kung paano ang pagbaba ng instructions, especially kung meron kaming i-endorse na mga, ano no, na mga politiko, especially yung Anak Bayan Party List, which happened 2019. So, pag may mga election campaign, nagpapatawag ang regional headquarters ng isang meeting ng PCB. So, ang PCB ay PESAN Coordinating Body Meeting. So, sino ang mga uma-attend nito? All CPP members. Kasama niyan, kami, Regional PESAN Bureau, ako ang sa RMP, mga staff ko, at ang mga staff ni Pedro sa KMP-SMR. Kasama namin ang mga sub-regional urban committees. So, ang mga sub-regional urban committees yan, sa Mindanao, we have like 5. So, sub-regional 1, 2, 3, 4, 5. And these sub-regional urban committees are directly getting instruction or directly reporting to the sub-regional guerrilla units, which is yung mga NPA na hukbo. So, nagmi-meeting kami niyan. Siyempre, ginagamit din namin ang facilities ng RMP para sa party agenda or CPP agenda. Ginagamit namin yung mga facilities ng mga legal organization. So, doon kami nagbubuo ng plano. Kung paano, kung sino mai-assign sa mga provincial coordinator, district coordinators. So, that's how it goes to us. And then, si Pedro na ang magpapalalim ng details. Thank you, Kapulet, no? So, si Kapulet or si Kaela is a CPP NGO institutional financial support doon sa mga electoral operations. At binanggit niya dalawa ang na-involve siya bilang Communist Party Cadre Operative, Gabriela Campaign, tsaka sa Anak Pawis. Si Tatay Pedro, siya na magpapakilala ng kanyang sarili kung may Rafael Mariano ang KMP dito sa Kilusang Magbubukid National, may Pedro Arnado sa Mindanao na kilalang leader ng mga magbubukid at mga magsasaka. Gawin Tatay Pedro, Anak Pawis Campaign Operator bilang bahagi ng CPP Cadre sa hanay ng mga magbubukid at mga magsasaka. Go ahead, Tatay Pedro. Good morning. Magandang umaga sa lahat. Magkuha na ko ng face mask. Marunong sila magsinungaling. Baka hindi ko nila ang kinina. Si Pedro Arnado ito mula sa Southern. Bat-bat ko ngayon ang personal at political ko nga karanasan. Karanasan ng buhay ko pagkasapi ko sa Partido Komunista ng Pilipinas. Nakoneksyonan ako ng Partido Komunista ng Pilipinas 10 pa ang edad ko, 1979 pa pag pahimusla nila. Bisaya ako, Bisaya. Taga Mindanao, taga Davao. Kung hindi ko ipatunay na Bisaya ako, magsinungaling sila. Sigurado ko nga sabihin nila, hindi yan si Pedro, hindi yan totoo. 10 pa ang edad ko, na koneksyonan ako ng Partido Komunista ng Pilipinas, wala akong makaaral. Sabi ng NPA, ang pagkawala ni makaaral, pagka-inutil ng government. Wala kaming lupa, sabi ng NPA. Kayo wala yung lupa, pagka-inutil ng government. Lahat ng isabi ko, inutil ang government, sabi ng NPA. Sa Sarangani Province, naglipat kami sa North Cotabato. Pag dating namin sa North Cotabato, maraming armado, mga NPA. Nagsaka ako. Hanggang nag 14 years ako, binigyan ako ng responsibilidad bilang leader ng mga magsasaka. Na-raise ako ng kandidato membro 2007, full member ako ng Partido Komunista ng Pilipinas 2013. Pero pagpasok ng habang ako Kilusang Magbubukid ng Pilipinas Southern Mindanao Region, members ako ng Committee Mindanao, Southern Mindanao SMRC, Southern Mindanao Region Committee. Members ako. Ang collective ko doon, mga armadong New People's Army.
ipapatunay ko na sa wala pang bulan ng October, bago i-declare ng eleksyon ngayong taon, halimbawa 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 na mga eleksyon, before October, ipapatawag kami ng armado sa Mindanao, armado na sa region, armado sa front. Papatawag kami, maghisgot kami ng elektoral. Sabi nila, pumasok tayo ng eleksyon ngayon, ang organisasyon natin ay mahirap, maglikom tayo ng pundo. Before eleksyon, makalikom tayo ng pundo. After eleksyon, makalikom tayo ng pundo. Kasi ang eleksyon nito, habang nakaupo na mga nominee natin, ang matanggap nila sa allowance nila, 2,000, tulad sa amin, 2,000. Magkano ngayon ang sweldo ng congressman? Sa aktual, mga 100 dito, minus 2,000, malaking pira ang pumunta ng mga front sa partido. Pumunta sa front. Sabi ng mga kadre ng Southern Mindanao Region, sa Mindanao, maraming mga front. Kailangan ng tulong natin kasi walang minahan, walang logging, walang construction, walang mga malaking business. Tulad ng Front 55, tulad ng Front 57, tulad ng Front 74, tulad ng Front 15 ng Mindanao. Ang mga budget dito, ang mga budget doon, kinuha dito sa ating mga kongresista. Ang katotohanan, mula kami sir mag-meeting, resulta sa aming meeting, makaplano doon ang assembly ng Anak Pawis dito sa Central Political Center. Sabi nila, ang Manila ang political center, dito natin pagganap ang Luzon, Visayas, ang Mindanao, pupuntahin natin ang mga magsasaka, lumad, urban poor, manggagawa. Tapos, doon pa lang sa armado, nandun na ang mga pangalan sa mga nominee. Pag-abot sa assembly, pagdating namin sa assembly, basahin na lang. At pa-isa-isa sa kamay sa propose na nag-eleksyon tayo bilang legal na organisasyon sa Kilusan. Noong 2016, pag nominee number 1 ni Ariel Casilao, nga taga Mindanao, taga Davao. Pag 2019, natalo na ang Anak Pawis. Kasi sa tingin ko, mahaba ng kamulatan sa mga magsasaka, lumad, urban poor, at manggagawa at manging isda. Si Eric, si Ariel Casilao, may magulang siya na Eric Casilao. Kapatid niya ni Ariel Casilao na dating karelasyon ni Bing Hernandez na taga UP, nandun sa Mindanao, doon sa North Cotabato, na read na sa tropa na matay sa Arakan, at ipamukha sa organisasyon. Nagpunta lang si Bing Hernandez sa oil palm na itanim sa mga businessmen doon na ayaw sa mga magsasaka. Sabi ng NPA, ayaw sa mga magsasaka. Pero ang magsasaka ang tanungin, gusto nila. Napatay si Bing Hernandez, nagrelasyon ni Eric Casilao, nag-asawa siya ni Mi Vargas, nga taga Luzon, nga ngayon, siya ang nangasiwa ng Regional Peasant Bureau, si Eric Casilao. Hindi sila nagkaintindihan, si Mi Vargas bilang asawa niya, nagbaba ngayon si Mi Vargas, nandun na sa Davao si Mi Vargas, iwan niya si Eric Casilao doon sa unit. Si Eric
Kasilaw ngayon, nandun sa bayan ng New Bataan. 28 long arms nila ngayon. Sabi ni Jung Monson, na March 6, nagbaba si Jung Monson. NPA sila, NPA. Si Ariel Casilao, number one nominee sa 2016 hanggang 2019. Wala sila naka-coop up sa 2% botos ng party list. Hindi siya nakaupo, pero naglipat siya ngayon sa union ng mga manggagawa sa agrikultura kung UMA. Siya karon, siya ngayon ang general secretary ng UMA. So, malinaw, nandito ako ngayon, kasama ko ang si Ma'am Loren ng sekretary ng ILCAC, si Piskal, si Sir Joel, at mga former rebel na habang karanasan sa bundok. Totoo kaming magsabi nga ang party list, anak pawis, bas-bas ng Partido Komunista ng Pilipinas. Bas-bas na Juma Sison bilang propesor ng Communist Party of the Philippines. Ibig sabihin, wala kami nagsinungaling. Totoo yun ang sinasabi namin. Alam namin na magsinungaling kayo kung nandun na tayo sa korte. Yun ang maraming salamat po. Maraming salamat kay Tatay Pedro Arnado. Dalawa sila ni Capulet na nagpatotoo ng koneksyon ng CPP sa loob ng anak pawis. Ang kapatid ay commander ng NPA at teroristang grupong CPP at ang kanyang kapatid ay number one nominee at nag-uusap, ayaw ipasurrender ang kapatid at ang isa nagkukunwaring kongresista at ang nangangampanya, sabi nga kanina ng mga kasama at pati si Tatay Pedro, NPA para sa anak pawis during elections kasama ang NPA. Now, pakinggan natin. Ka-Eric? Yes, sir. Ayusik Joel. Sorry for the short interruption. Merong i-acknowledge lang, Angel, who's joining us Angel, via please. Zoom. Mahalagang tao itong kasama po natin din. Si Justice. Si Jong po? Justice Miranda. Si Justice. Okay po. Si po, kasama rin po natin. Kasama rin po natin ngayong umaga na ito ay si Justice Angie Miranda po ng OSG. Siya po ang Legal Legal Cooperations Cluster Head po ng NTFL. Hello po, ma'am. Okay. All right. Welcome po. Welcome. Thank you, Yusik Jewel. Yes, isang adjit lang. Kabag party list. Sino ngaling? Kabag party list. Sino ngaling? Kabag party list ng CPP, NPA, NDF. Thank you, Yusik Jewel. Mga survivor naman po ng anak pawis, CPP agitation na nagresulta sa kamatayan sa tinatawag nilang Hacienda Luisita Massacre. Dapat ito ang pinansin ni Chris Aquino, no? Kung ano-anong pinapansin ni Chris Aquino doon sa pagpunta niya sa Tarlac. Ito, Ate Chris, pakinggan mo ang nag-survive na mga magsasaka sa kiskisan at mga gimmick na pang-uuljuk ng CPP, NPA, NDF sa anak pawis at ambala sa Central Luzon mula sa Tarlac sa Hacienda Luisita, si Nanay Pong at si Katoper. Go ahead po. Mauna si Nanay Pong ng ambala. Ipakilala mo pong sarili ninyo at kung paanong CPP, NPA, NDF hindi lamang kamatayan ninyo sa Hacienda Luisita ng mga magbubukid kung hindi pati ang anak pawis na panluloko nila sa hanay ninyo sa Tarlac. Go ahead, Nanay Pong. You may stand up. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa kanan Teperkak. Maraming salamat po sa inyo. Pero aalisin ko ang face mask nung ito para makilala ko ng mga kabag na gumamit sa amin sa Hacienda Luisita. Kami ay nalilang una ang sinasabi ng mga kabag nito. Hindi ko na po isa-isahin ang kabag ng mga ito. Unang pasok nila ay dahil sa kawalan ng trabaho, dalawang araw lang ang trabaho sa Hacienda Luisita, kaya pinasukan ng mga kabag na ito na tayo ay may lumaban sa gobyerno dahil hindi kayo kilala ng mga sa gobyerno, sabi nila. Kaya kami ay una, ako ay nalilang sumasama sa rally. Sa rally
noong 1995, hindi ko na matandaan sa katagalan, at nag-aral sa partido. Nag-aral sa partido hanggang sa nadoktrina ay umakyat din sa kabundukan noong 2002-2003. At pinababa po ako noong 2003 din ng kalahati ng buwan ng 2003 para mag-organize, itayo ang welcome bayan sa Hacienda Lucita. Nandyan ang mga kabag na piniket namin November 6 hanggang sa mamasaker kami 2016, tulak ng mga kabag na ito. Lalo ni sa Toro Campo, Teddy Casino, Lisa Masa, hindi ko na matandaan pero marami sila. Ang ulam pa nilang paborito ay buro. Kaya nabuburo ang mga ugali nila sa pagtulak, sa pagkamatay ng 7 mga martir at pagkakulong namin. Natatandaan ko pa, kunwari umiyak sila na may namatay sa Welgam Bayan. Yun pala, umiyak sila sa kaligayahan dahil marami ang nakamal na pera na ibinulsa ng mga kabag na yan, lalo ng bayan muna. 2007, sabi nila ilalabas nila ako dahil mainit na ako. Dinala ko sa Pampanga kasama si Joseph Canlas. Nakikipagkita kami itong mga kabag na ito sa opisina sa bayan muna dito sa, di ko na matandaan, dito sa Manila yan. Ginagamit nila ako nagsasalita sa mga eskwelahan para makalikom gaya sa St. Benil, Adamson, PUP, UP, lahat na mga paralan, nagsasalita ako. Nagbibigay sila ng mga pera na binubulsa nila. May nagbibigay ng mga bigas o ano. Sabi nila, walang pagkain ang mga NPA sa bundok. Dadalhin nila. Tapos itong 2011, tinulak na naman kami sa paglawasak sa bakod ng RCBC. Lucita, na sabi nila, sabi pa ng mga kabag na yan, dapat hindi resolba sa pag-usap sa gobyerno, kailangan mag-organisa tayo, humawak tayo ng armas, papunta sa kabundukan. Kaya yan, sa Hacienda Lucita ay balon na umakyat sa NPA ang mga kabataan na halos 300 mula 2004 hanggang 2018-19. Marami ang namatay na kabataan, mga tatay at nanay, nagawa ng mga kabag na yan. Kaya dapat huminto na kayo, mga nakpawis, bayan muna. Pero kami ay susuportan namin nagbalik-loob, hindi guys sa inyo na pinabayaan ninyo akong nakulong. Nakulong ako ng ilang tao, nakulong at mga kaso ko. Pero nagbalik-loob ako. Nung nandyan na, nanalo na si Presidente Duterte. Rodrigo Duterte, ayan na. Wala na ang mga kaso ko. Oh, happy birthday muna sa kanya, nanay. Ha? Happy birthday muna. Happy birthday! Presidente Duterte, yan pa ang pinagawayan namin noong 2016, nung matapos ang boton, sino raw ang binoto ko? Dahil ang pinaboboto nila noon ay si Grace ang binoto ko, si Duterte. Bakit sa kanya-kanya tayong kwan, kaya kami na mga daylan sa Hacienda Lucita, halos Duterte ang presidente namin. Happy birthday! Thank you, Nanay Pong. Presidente. Tapos, kaya tumigil na kayo, mga kabag. Kami ay susuportan namin ang gobyerno dahil nakita namin ang pagmamahal na nila sa amin sa Hacienda Lucita. Muli, magandang umaga po sa inyo. Salamat, Nanay Pong. Isa sa mga matapang na mga leader kababaihang magbubukit at magsasaka ng Central Luzon na ngayon ay umalis na sa CPP, NPA, NDF at dahil dyan, sabi niya, ang dugo na nabuwis at buhay ay panunulsol ng CPP, NPA, NDF at ang mga party list nila. Lalo nang binabanggit niyang kabag at ang anak pawis ang lumangoy at nanulsol sa kanila gamit ang mga party list operatives at mga kadre nila. Nanay Pong, dudugtungan yan. Maraming salamat. Ni Katoper, tagapagsalita ng Ambala, Alyansa ng mga Magbubukid sa Hacienda Lucita. Go ahead, Katoper. Hello. Yes, magandang umaga po sa ating lahat. No? Ganon din sa ating mga taga-press. Kay Ma'am Lorraine, magandang umaga po. Naririto tayo, no? At nagpapasalamat kami at kami naimbitahan, no? Para sabihin natin, ilantad natin yung ginagawa nitong mga anak pawis, no?
na nagbabagit sila na sila'y walang kaugnayan sa CPPNPA, no? 2011, ako'y ganap na naging organizer sa loob ng Hacienda Lucita. Pero bagamat sabi nga natin, nabanggit yung Hacienda Lucita Massacre na 2004, no? Hindi pa ako organizer. Pero dahil yung aking pamilya ay supporter at basing masa din naman talaga nitong mga armado sa loob ng Hacienda Lucita, ay ako'y nakakakita na talaga ng mga armado sa aming lugar, no? Sabi nga natin, 2011 na ganap ako naging organizer. Una, naging tagapagsalita ako ng SACDAL, yung samahan ng mga kabataan demokratiko ng Hacienda Lucita, no? At nung time na yon, nilalapit-lapitan na tayo ng mga persa ng kabila, mga armado, dahil unang-una, sabi ko nga, kami persa at masa ng mga armado, no? At pinangikayat sa akin yung ano, yung kung paano ko makikipaglaban, no? Makikibaka, dahil unang-una, yung aking pinsan ay dating armado at namatay din naman sa pakikibaka, dahil na sa maling ideolohiya yung sinaksak nila, no? Kasi po siya nung nagkaroon ng bakbakan at ang ating mga dating mga kasamang armado sa lalawigan ng Tarlac. And then 2011, naging spokesperson din ako, kalinsabay nung naging chairman ko si Nanay Pong, na siya rin naman talagang naging nanay-nanayan ko sa organisasyon at siya yung nag-recruit sa akin para maging full-time organizer ng mga magsasaka. At natutuwa nga ako, no, sabi ko nga, sa mahabang panahon na walang napakadalang na naririnig yung mga boses ng mga magsasaka na nagbabanggit na itong mga organisasyon na ito ay may kaugnayan sa mga armadong grupo. Mapapatunayan natin, handa kong patunayan sa inyo na yung anak pawis ay merong kaugnayan sa mga New People's Army. Unang-una, 2013, no? 2011 hanggang 2014, organizer ako sa Hacienda Lucita. Pero dahil ang aking kolektibo ay ang anak pawis, kadalasan nasa national ako, sa Maynilaan, no? Which, ang kolektibo kong organisasyon na pinapaloob, tauhan ni Erickson Acosta na siyang naasawa naman ni Karima, Karima, no? Na napatay. Oo. Sa Negros. Sila po yung aking mga kolektibo, no? Sa anak pawis. And then isa po sa magiging katunayan ko na ang anak pawis ay may koneksyon sa mga New People's Army. Noong time ng 2013, no? Ito'y patay na rin naman to, no? Si Carandel Echanis, no? Siya ay nagpatulong sa akin upang at tumungo sa lalawigan ng Pangasinan upang kausapin ang isang higher top commander, no, ng Region 3, no, si Kaatong, patay na rin naman 'yon. No, makikita natin anak pawis na nung time na 'yon si Carandel, siya ay legal adviser ng anak pawis, no, ng National. At makikipag-usap sa isang commander. Hindi na lihim sa akin yung pag-uusap nila dahil sabi ko nga naging ako diyan organizer at ako talaga yung bago ko naging organizer sa Hacienda Lucita nung bata pa ako 2008 hanggang 2011 bago pumutok uli yung laban ng Hacienda Lucita sa laban sa RCBC, no? Ako yung nagiging takapaghatid sundo ng mga armado, no? Ako yung nagda-drive sa kanila kahit saan ko sila dinadala, magsabi lang sila sa akin, pupunta ako sa ganyan lugar at ako naman anong oras, kahit madaling araw, lumalabas ako ng tahanan ko at doon ako hinatid ko sila. And in 2014, nung ako ngayon naging ganap na kasapi na ng pulang mandirigma, no, na kumilos sa lalawigan ng Tarlac, Zambales yung aking kinilusan, no. Doon ko na, sabi nga nila sa akin, tama na yung pagiging full-time organizer mo sa Patag. No? Mismong ang UMA ang nagsabi niyan, which ang head ng UMA noon, nung time na yung 2014, si Ka Angie pa nun. Oo. Tama na yung pagiging organizer at kulang na yung ating mga kasamang armado sa taas na nagpapatuloy ng laban, no? Sabi ko nga, di dahil nga doon sa aking karanasan na pinang nililing nila ako dahil doon sa hindi ko di umano mabigyan ng katarungan yung pinsan ko namatay laban sa gobyerno. Na-agit nila talaga ako doon para tumangan ng armas. Pero sabi ko nga, dahil nga doon sa akin pinupuntahan yung programa ng ating gobyerno, lalong-lalo na yung EO70 na sinakatuparan ni ating Pangulo at ng mga former rebel, eto na
yung kasagutan. At ito na rin yung papanawagan natin sa lahat ng mga ating mga kasama na nandoon sa kabundukan, baba na kayo ng armas at upang makapiling nyo ng ating mga pamilya. At panawagan ko, no? Kay Ma'am Lorraine, huwag po kayong mag-alala. Naririto po ang lahat ng mga former rebel. Handa po namin suportahan yung inyong laban. Maraming salamat. Thank you, Katoper. Malinaw, no, na ang NPA at ang mga leaders nito, batay sa mga paglalahad, ay konektado din sa Anak Pawis, hindi lamang sa Kabataan Party. Before po kami mag-proceed, ay may special request na magpapatotoo, at ito'y special request din namin na isama siya sa panel na ito para makita ni Christina Palabay ng karapatan na hindi totoo, na hindi kayo konektado sa CPP, NPA, NDF sapagkat ang magsasalita ay karapatan, Quezon. At naging NPA at naging organisador ng Anak Pawis at iba't ibang party list sa ilalim ng utos ng Southern Tagalog Regional Party Committee. Tina Palabay, walang mask ito ha, si Ka Gemma, si Ginaline Dichoso. Ma'am, ikaw muna. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala si Mrs. Ginaline Dichoso, General Secretary ng Karapatan Quezon. Pero bago po ako naging General Secretary ng Karapatan Quezon, na-recruit po ako ng NPA taong 90s pa. Noon po ako ay, ang nag-recruit muna sa akin ay ang mga CPP-NPA. Ang gawain ko po noon ay mga illegal pa lamang, mga pagre-recruit ng mga pagiging hukbo, pamimili ng mga panustos, ng mga pangangailangan, paghatid ng mga baril, bala, kung itatawid sa iba't ibang probinsya. Abot po ako sa Bicol ng pagtawid ng mga gamit ng mga hukbo noong panahon na yon. Matapos pong mabuo ang Makabayan Black, in-endorse po ako ng NPA sa Makabayan Black para maging coordinator ng Anak Pawis Party List sa probinsya ng Quezon. Doon na po naging dalawang mukha ang aking gawain. Pagpanahon ng kampanyang elektoral, ay pag-isay ng mga tatakbong politiko o yung magkakatikit sa probinsya ng Quezon mula sa lokal hanggang sa gobernador. Para ito po ay makuhaan ng mga contact number at matapos po namin na maisay bilang kami ay coordinator ng Anak Pawis Party List, doon na po makakalugar ang NPA para makuhaan ito ng permit to campaign. Ayan, naging gawain ko din po ang pag-uorganisa ng Anak Pawis Party List. Pagpanahon po ng kampanyang elektoral, gagawa po ako noon ng kanya-kanyang kinatawan. Kinatawan ng Anak Pawis, Kabataan, Gabriela, Bayan Muna, Akticher. May kanya-kanya po akong itatayo bawat bayan sa buong probinsya ng Quezon. Na ang bilang coordinator, para meron pong magtiyak sa bawat party list sa iba't ibang bayan. Ang nagbibigay po sa akin ng gawain ay ang bagong hukbong bayan na nakabase sa probinsya ng Quezon. Hindi NPA po yon, hindi po nagmula sa mga legal. Lahat po ang tumagal po ako ng mahigit 20 anyos, ang nagbigay sa akin ng mga programa at gawain ay ang NPA sa probinsya ng Quezon. Ang naging gawain ko po pagpanahon ng eleksyon, papasok po ako sa hukbo para ibaba sa amin kung paano po yung proseso ng pag-oorganisa. Ang ibibigay po sa aming area ay yun lamang pong tabihang highway, yung hindi kayang pasukin ng NPA
o hindi nila mapuntahan dahil malapit sa kampo at malapit sa kabayanan. Sa sunang guerrilla na sakop naman ng NPA, sila na po ang nangangampanya doon. Sila na po ang nagababa kung sino ang ibubuto. So mas madalas pong ibababa sa area ng sunang guerrilla, mas yun lamang pong makabayan black. Na yun naman pong mga ibang politiko na nakukunan nila ng campaign to permito campaign, hindi po yan ibinababa. At hindi rin po yan ipinalalantad na yun ay ibubuto ninyo dahil ang inaiwasan po nila ay wala na silang kaalyado na mayor at gobernador at senador kapag inilantad sa publiko na habang nangangampanya ay ihihiyaw mo sa lansangan na itong gobernador na ito ang inyong ibubuto. Mas ang pinatututukan po ng NPA kapag panahong kampanyang elektoral ay ang senador na nagmula po noon kay Tidi Casinyo at ni Recolminares pagdating po sa senador. Pag naman po sa mga party list, yun naman pong limang party list. Hanggang sa nadagdagan po yan ng mga nakaraan na hindi naman sila lumabas. Kaya yan po yung priority gawain. Kahit ako po ay taong 2014, naging general secretary ako ng karapatan, pero mukha lamang po ang pagiging karapatan. Ang mayor na gawain ko po ay ang pagpapahukbo. Meron pong nakakuta sa akin na sa looban ng isang taon ay hindi bababa ang 10 hukbo na mapapa full time. At pagkatapos po ng kampanyang electoral hub, nagasimula po ang national, bilang national naman po ang senador at saka ang party list, ay February, local ay March. February, March, April hanggang May, kami pong mga kadre na humahawak ng mga kampanyang elektoral, kasabay po doon ang pagre-recruit, pagbibigay ng pag-aaral sa mga volunteer. Kailangan may kuta po kami noon. Kailangan maka-100 volunteer kami habang eleksyon. At yun pong volunteer na 100 na yun sa probinsya ng Quezon, kailangang mapasumpa ng bilang kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas. Ang ibibigay pong pag-aaral doon ay ang pag-aaral ng partido. Mga pulang aklat. Hindi, kumbaga po ay mukha lamang din yung pangangampanya o pagre-recruit namin ng mga volunteer sa mga magulang. Halimbawa, pag panahon po ng kampanyang elektoral, magpapaalam kami sa mga magulang na kailangan namin yung mga tagapagdikit, tagapamigay ng mga pulyetos. Yun ang ipapagpaalam namin sa mga magulang. Pero sa kabila ng lahat, habang tumatakbo yung kampanyang elektoral, kasabay po doon ang pagbibigay ng mga pag-aaral ng pangpartido. At pagkatapos po ng eleksyon, ay papasok po kami sa hukbo ulit para i-endorse ang mga volunteer namin at nanarecruit habang nangangampanya. At yun po ay doon na rin po kukuha ng mga TOD. Ang ibig sabihin ng TOD, 3 buwan hanggang 6 na buwan, sila na po yung magapaunlad para maging tuloy-tuloy na hukbo. Ayan po. Maraming salamat po. Nang ako po ay sumuko nung nakaraang April, sariwang-sariwa pa po sa aking damdamin ang aking pagsuko. Kaya po ako sumuko, hinatulan din po ako ng aking kalihim ng probinsya ng Quezon bilang kadre na kailangan na po ng magatiyak ng isang kadre sa kabundukan. Kaya ako po ay sumuko. Isa rin po sa nagustuhan ko po ang batas ng panahong Pangulong Duterte, lalo na po yung LTF-LCAC ngayon, kaya ako po ay sumuko. At pinangarap ko din po na ang aking pagsuko ay manahimik at hindi kalabanin ang pinanggalingan kong organisasyon o ang Partido Komunista ng Pilipinas. Kaya lamang po, marami akong nakikita na mga propaganda,
mga paninira sa ating gobyerno, dun po naging daan na ako ay magsalita para isang patotoo na ang makabayan Black po ay isa sa kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas, mga kadre, ang lahat po ng komite. Hindi ka magiging komite ng Anak Pawis Party List ng Gabriela, hindi ka pwedeng mamuno dyan sa Makabayan Black nang hindi ka po isang kadre at sumusumpa sa Partido Komunista ng Pilipinas. Magandang tanghali po sa ating lahat. Wow. Ang tapang ni Nanay Gemma, ha? Christina Palabay, nakita mo na ngayon ang katapat mo, ha? Kala mo, ha? Hindi ka mabubuking, ha? Na hindi ka CPP and PNDF, ha? Parekla-reklamo pa kayo, ha? Ayun, no? Secretary General nyo. May pakaso-kaso pa. Pakaso-kaso pa kayo sa NTFLCAC. This time around, siya na magpapatotoo na ang NPA mula sa kanyang kabataan, naabutan niya unang party list, ay bayan muna. Yeah. At ang deklarasyon ng CPP, NPA, NDF, lahat ng mga naaabot ng NPA at ng partido ng CPP ay i-convert automatic during electoral campaign. At least 6 months prior to election. Yeah. Si Ka May, galing sa Metro Manila bilang kabataan, naging hukbo, naging political officer at naging recruiter para sa bayan muna sa loob ng NPA sa Central Luzon sa area ng Nueva Ecija at Aurora. Go ahead, May. Ka Eric, Ka May, saglit lang ano, acknowledge lang natin dito mga kababayan, mga kasama, si via Zoom, si Jong Monzon. Ang New People's Army Regional Operational Command, Southern Mindanao Regional Committee, at former Secretary General ng Pasaka. At siya po ay ang dating kasama ni Chad Book. Yes, magsalita po mamaya si Jong Monzon. Hello. Isang mapagpalayang umaga po sa ating lahat mula po doon sa karahasan ng terorismong si PNP-NDF na dapat nang kundinahin, ano? Dahil bukas ay mag 53 years na siya. Yun, nabubulol pa ako. Yes, oo. Yes, kaya ngayon pa lang, tamang-tama din yung pagkakataon na ito kasabay ng paglalantad po natin sa Kabag Party List, no, na binuo ng si PNP-NDF na to ay kundinahin bukas, no, ang 53 years ng New People's Army doon sa terorismo na ginawa niya sa bansang Pilipinas, ano, at pagwasak dito sa maraming kabataan at mamamayang Pilipino po sa bayan natin. Yun, ako po si Ka May, dati rin pong nalinlang, no, ng front organization ng Communist Party of the Philippines. Ito po ang sa sektor ng mga estudyante, yung League of Filipino Students, na hindi ko po alam noon kung ano ang CPP, ano ang NPA at ano po yung NDF. Natuto po ako at nalaman ko, no, kung ano yung mga layunin at ang mukha ng CPP-NPA-NDF nung ako ay lumahok sa iba't ibang mga kilos protesta, umangat yung aking kamulatang pampolitika doon sa ipinaglalaban, no, at ideolohiya ng Communist Party of the Philippines, hanggang sa magdesisyon po ako na iwan ko yung pag-aaral ko dahil sabi nga nila, hindi doon namin makikita sa apat na sulok ng paralan namin ang kinabukasan namin kung manatili kami sa isang burges na edukasyon. Kaya nagdesisyon po ako, si Kenger College po ako, nagdesisyon po ako. Wala akong kamag-anak, wala din po akong kilala, no? Para akapin ang armadong pakikibaka ng New People's Army ayon doon sa kamulatan, no, isinaksak sa isip ko, ay inakap ko po yan. Iniwan ko yung pag-aaral ko, iniwan ko yung pamilya ko, sa Central Luzon po ako napadpad. Para makipamuhay sa mga hukbo bilang 3 buwan, no, na exposure lang sana sa hanay ng mga NPA at saka sa mga magsasaka, no? Taong 2000, matagal na po na panahon na mas siguro mas nauna ako na na-recruit sa mga kasama ko nandito ngayon, at nauna din ako na nagbalik loob. Kaya nagpapasalamat din ako dahil hindi ako sa hilera, no, no, doon sa talagang pagkamatay, no, at pagkasawi ng ibang mga kasama na biktima dyan. Kaya taong 2000 po, nagdesisyon po ako mula doon sa 3 months program na pakipamuhay ko bilang exposure sa mga NPA, ay nag-full-time po ako, no, sa loob ng 6 taon. Doon nga po pumasok, naging political instructor po ako sa larangan namin, sa front 2, sa pinanggalingan din ni Cashin, bago si Cashin ay ako muna na biktima dyan, no, sa kabundukan ng Caraballo kung saan marami ang namatay. Doon po noon, year 2001, ay lumahok, no, sa party list ang bayan muna. Kaya nung time na yun, NPA na po ako. Naging semi-legal team po ako, kami po ang nagre-recruit sa mga magsasaka.
ang semi-legal team, yan po ay ang mga propagandista, edukador at do. No, iyan ang tinatawag na namin na sangay ng partido sa lokalidad. Kaya nung panahon na idiniklara na papasok ang bayan muna bilang party list sa eleksyon, sa electoral campaign, sa ikapanalo sa darating na eleksyon, no, ng meeting ng NPA po. Kaya ang ginawa po ng party committee ng larangan, committee larangan namin ay nagplano po yan. Ang mga basing masa, yun ang tinatawag namin na SOMO, Saligang Organisasyong Masa, at may mga sangay ng partido sa lokalidad. Kaya ang ginawa po namin para maipanalo at maibitbit din, no, ang bayan muna bilang hayag, no? At sabi nga ni Ka-IB kanina na para mas mapabilis ang recruitment at pagpasok doon sa mga liblib na lugar, mas maganda mabitbit ang mga legal na organisasyon, no? Mula doon sa mga itinayo naming underground organization. Kaya lahat po ng mga underground organization na binuo namin sa mga barangay, sa buong Nueva Ecija, hindi lang po sa buong Nueva Ecija, halos buong Region 3. Kaso nga lang sa akin nung time na yun, ang sinasaklawan lang kasi na unit na ginagalawan ko ay ang isang Caraballo lang. Kaya sa part, ang mga bayan ng Caraballo po ay ang Nueva Ecija, Aurora, hindi, ang Aurora, Sierra Madre po siya. Kumbaga, apat po na bayan ng Caraballo. San Jose City, Nueva Ecija, Karanglan, part ng Biskaya, at Lupao, at area din ng Pangasinan. Yan po ang sinasaklawan ng Caraballo ng Fronto, na kung saan ang bayan muna po dyan, lahat ng mga binuo naming underground organization ay tinransform po namin yan at ginawang chapter ng bayan muna para ma-check namin, no, naipanalo. Kaya yung yung command vote na sinasabi ay talagang kahit tama yung sinabi ni Ka-IB na kahit hindi na mangampanya ang mga coordinator ng bayan muna sa mga sonang gerilya ng New People's Army, kasi nandyan na kami ng mga NPA, hindi na nila kailangan na gumastos at maghirap dahil nandyan po ang mga saligang organisasyong masa na itinayo namin na pwede naming sabihin sa kanila na itong bayan muna na to o kabag party list na to, ito ang bitbitin dahil ito ay ang party list ng CPP, NPA, NDF. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo. Wow! Malinaw na malinaw, ha? Mga kasama, dito namin tatapusin ang aming paglalahad. Thank you, Maya. Kaya kung bakit mahalaga yung dalawang termino na binitawan ni Ka-May, saligang organisasyong masa at ang malawak na pakikipag-alyansa. Sapagkat sa buong Mindanao, 70% mahigit ng basing masa na sinasabi ni Ka-May at puwersa ng NPA ay bumagsak sa loob ng dalawang taon na binuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sa dahilang na yan, kailangan nilang bumuo ng formula. At ano ang formula na yon? Ang formula ay sumakay sa isang credible campaign ng isang presidential candidate at ang kanilang target mabuo ang anti-Marcos at anti-Duterte forces upang languyan para sa kanilang nawawala na mga mass support at network. At yan ang ibinigay ni Lenny Robredo sa kanila. Ang anti-Marcos forces at anti-Duterte forces na ginawa nilang target doon sa binabanggit naming lahat na target for electoral tactical alliances. Sapagkat ang eleksyon na ito ay survival ng CPP, NPA, NDF sa kanilang urban operations na pinanggagalingan ng kanilang 80 to 85% ng mga kadre upang makarecover muli ang NPA nila. Pag wala ang mga kadre, pag wala ang mga organisador at mga pinunong politikal, mahihirapang makabangon ang NPA kung walang kadre mula sa CPP na namumuno na nanggagaling mayormente sa sektor ng kabataan at estudyante. Last na ito na rejoinder before we give to the NTF LCAC panel and then question and answer. This will not be the last. We will be back more determined and more deliberate ang aksyon na gagawin namin upang mapanagot itong kabag kamatayan party list na ito. Not this time. Next week maybe or in the coming days. Abangan po ninyo ang hakbang na gagawin namin upang sila ay dalhin before the bar of justice ng mamamayang Pilipino. We give the final 5 minutes kay kasamang Jong Monson. And then we go to the panel with Yusek Lorraine, Fiscal Chris, and Secretary, sorry,
Deputy Assistant Solicitor General and overall head of the Legal Cooperation Cluster, Justice Angie Miranda. Jong, kung nakikinig ka sa amin, si Ka Eric ito, you have the final 5 minutes rejoinder sa talakayan na ito, CPP, NPA, NDF at ang kanilang mga party list at front operators ay totoong nangyayari, hindi ka tang-iisip, hindi ito red tagging, ito ay totoong pagbubunyag. Go ahead, Jong, you have your 5 minutes. Ayan po, tutungo naman po tayo sa ating mga panauhin sa online po at tinawag po si Sir Jong Monson. Sir Jong? Ah, okay po. Sige po. Unahin po muna daw po natin si Kate Raka alias Ka Rohan, ang former Giyang Pampolitika of Bienvenido Valliver Command, Palawan, at saka isang education graduate galing po ng UP. Yes po. So, Ma'am Kate Raka po. Sa Zoom po natin. Hello. Hello. Yeah, go ahead. Hello po. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Kate. Graduate po ako ng UP Diliman at na-deploy ako bilang NPA dito sa Palawan. Bienvenido Valliver Command. And I can attest no doon sa sinabi ng mga nauna sa akin no, hinggil doon sa pag-organize sa hanay ng mga kabataan. Dahil ako mismo ay nag-recruit no, ng mga kabataan para mag-NPA. At meron nga quota eh, actually, no, monthly. No, bawat chapter ng Anak Bayan, Alay Sining, LFS, no, meron silang target na dapat merong KM chapter sa loob. At yung KM chapter ay dapat makarecruit ng mag-TOD or mag-expo exposure no, sa loob ng mga NPA fronts at makapagpa-full-time. So, yan ang mga naging karanasan ko sa loob. At malapit kong kaibigan dati, comrade na si Raul Manuel, Cara Ilago, at kasama sila no, sa planning ng mga ganitong activities. Kate, we're happy, Ka-Eric here. Kate, we're happy that you get back alive to your family, to your mom and your dad. Congratulations, Kate, sa pagbabagong buhay mo at thank pagpapailalim you sa kapayapaan at buhay na totoong naglilingkod sa mamamayan, hindi sa madugo at marahas na pamumuhay natin bilang mga dating CPP, NPA, NDF cadre. Saludo sa iyo, Kate, and thank you for that affirmatory and confirmatory statement coming from a cadre ng youth and student sector from UP Diliman to Palawan na naging NPA at come back to the new life with our family at kasama na sa mahal sa buhay mo. Thank you, Kate. And now, for the final 5 minutes, Jong, are you ready now? Ang PASAKA ay organisasyon ng mga katutubo sa Mindanao in Southern Mindanao Region. Recipient po ito ng diskarte ni Judy Tagiwalo ng CPP, NPA, NDF ng 20 million na palusot na pundo. Mabuti at ang organisasyon na ito ay nabisto nila Secretary Rolly Bautista kung kaya napigilan ni Pangulong Duterte na masayang ang 20 million, Ma'am Lorraine, ng DSWD sa PASAKA. Jong, go ahead po for your final 5-minute rejoinder coming from Mindanao. Fresh life, fresh hope for the new life ni Brother Jong coming from NPA Southern Mindanao. Now back to the folds of the life and folds of the law. Jong, your 5 minutes please. Jong, baka alanganin ang signal ni Jong. We will get back on him, Ma'am Lorraine. And we will get back to Jong. And we now move forward. Thank you, mga former rebels, former comrades, Kate, Jong, and Winnie, nandyan sa Visayas. At ang 10 mga kasama ko na nandirito at iba pa, maraming salamat sa inyong pagtangkilik na makipagkaisa to support the validity and legitimacy of all the expose na ginawa nila Yusik Lorraine Badoy at ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Back to you, Yusik Joel and Yusik Badoy and Fiscal Chris. Alright, thank you and congratulations mga kasama. Ka Eric, maraming salamat sa iyo. Para pagpatuloy po ang ating programa,
Gusto kong tawagin si Angel. Maraming salamat po, Yusek Joel. Bago po natin ibigay sa ating mga panauwin dito po sa National Press Club, ay tatawagin ko lang po si Datu Rico Maca, a Municipal Indigenous Peoples Mandatory Representative of San Miguel Surigao del Sur, to condemn po, no, yung mga, lalo na po yung mga atrocities na nagawa po, lalo na po sa mga katribo po niya, at to really show support po dito po sa ating event po today. Datu Rico Maca, sir? Wala na rin po. O, sige po. So I guess, sir, for this juncture po, I would like to turn to our panelists now po who are here in the National Press Club from NTF-LCAC. So I would like to call on our acting spokesperson on NTF-LCAC Legal Affairs, ang Assistant Provincial Prosecutor po natin na si Flosimer Chris Gonzalez. Prosec, sir. Magandang umaga sa lahat. Unang-una, pinapasalamatan po natin ang ating mga kasama na mga dating kadre ng CPP-NP-NDF sa kanilang paglalahad ng katotohanan. We would like to first make a statement on the role of the strategic communications as one of the 12 lines of effort of the National Task Force ELCA. Ang trabaho ng STRATCOM is to inform the public in line with the whole of nation approach in unmasking the CPP, NPA, NDF and to expose the truth about them. Incidentally, we are in the election period. Therefore, ang mga katotohanan na pinapaabot ng ating strategic communication sa taong bayan, we are asking the Filipino people to decide your future on May 9, 2022 batay po sa mga katotohanang narinig natin ngayong umaga. And I would like to read the statement of the Legal Cooperation Cluster on debunking red tagging. The cases filed against the National Task Force ELCAC officials are basically anchored on the premise that the complainants deny any link or that they claim to be not in any way connected to the CPP, NPA, NDF terrorist organization. As expected, they once again resorted to hiding behind the term red tagging. Their operational definition of which is that they are being falsely accused of having links with the CPP, NPA, NDF. Ito pong mga nagsampa ng demanda laban sa mga opisyalis ng ELCAC ay nagsasabing mali daw ang sinasabi ng NTF-LCAC sa pamamagitan ni Yusek Lorraine Badoy na sila ay konektado sa CPP, NPA, NDF. Again, the core argument is denial. The men and women composing the 12 clusters of the NTF-LCAC stands united with our officials and with our spokespersons in the advocacy to tell the truth to the Filipino people. Contrary to the expectations of those who intend to undermine the NTF-LCAC by filing harassment cases, we welcome the baseless and nuisance charges filed against our officials. In fact, thank you for giving the NTF-LCAC another legal platform to tell the truth. Ang nangyari po ngayong umaga ay ang resulta ng pag-file ninyo ng walang basihang mga kaso. Binigyan po ninyo kami ng pagkakataon to present evidence to prove that you are part of the CPP, NPA, NDF and that your party list groups are linked, connected, and in fact conceived by the CPP, NPA, NDF
to undertake the political struggle, which is a component of what Joma Season calls as the armed revolution. Your denial of the facts that you are linked to the CPP, NP, and EF is your fatal mistake. Maling-mali po yun. We are more than ready to prove the facts in our statements, and in fact, we have done it this morning. We have the truth on our side. Expect that in the coming days, more legal actions will be filed against you and all those who support you. We will not stop until every last one of you are either neutralized or are convinced to lay down your arms at magbabalik loob sa pamahalaan. We vow to win the peace by putting an end to the local communist armed conflict. Again, you filed cases against the NTF-LCAC officials on the premise of red tagging. These charges that you trump up against the NTF-LCAC are simply absurd. Red tagging is a misnomer, a non-existent term that has no legal definition. Granting for the sake of argument that there exists such a term as red tagging, how then, for common sense's sake, can red tagging be a legal ground for a complaint or a legal action? Remember the principle, nullum crimen nulla pena sine lege. Ang ibig sabihin po niyan, one cannot be punished for doing something that is not prohibited by law. Otherwise stated, there is no crime where there is no law punishing it. In our country, telling the truth about the connection, links, or association of a person or organization to the CPP, NPA, NDF is not a crime. Hindi po krimen ang ginawa ni Yusek Badoy nung pangalanan niya kayo bilang konektado sa CPP, NPA, NDF. Kahit balik-balik ta rin po ninyo ang ating kodigo penal, hindi ho krimen yun. So nagsampa ho kayo ng demanda batay sa inimbento ninyong terminolohiyang red tagging. On the other hand, it is the duty and the obligation of every citizen, hindi lamang ho ng NTF-LCAC, to combat terrorism by any means, including information dissemination, yung nangyayari po ngayon, and by encouraging the people to withdraw support to the CPP, NPA, NDF. It is our stand that the CPP, NPA, NDF, and their front organizations must be exposed. These acts of exposing the CPP, NPA, NDF are not prohibited acts under our laws. Hence, the harassment cases against the NTF-LCAC officials anchored in red tagging are bound to be dismissed for failure to stage a legitimate legal ground to sustain the allegations in the complaints. Under our laws, complaints do not stand on invented terms or a technically non-existent term or word. Complaints also fall on the basis of controverting evidence, particularly if the truth is on the side of the respondents, yung mga kinasuhan po ninyo, in this case, the NTF-LCAC. The NTF-LCAC stands for the truth, and in the end, truth prevails. Ito po ang mga buhay na patunay. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Ma'am Lorraine is the final speaker. Sige po. Mamaya po, maraming salamat po kay Rick at maraming salamat po Prosec Chris Gonzalez. At gayon naman po, actually nasa online Zoom ulit po sila Jong Monson. At si Dato Rico. Unahin po natin si Jong Monson po. Kung may statement po kayo, sir. Sir Jong. Magandang tanghali po sa lahat na nandito ngayon sa press conference. Papasalamat po ako sa invitation ninyo na makapagsalita sa mamamayan kung ano talaga ang katotohanan. Kami bilang mga kabataan ay malaki talaga yung in-influence nila sa amin nung nasa CPP-NPA pa kami.
na ni-recruit sa loob ng schools hanggang sa dalhin doon sa mga kampanya ng mga IP struggle. At ako ay nagiging former Secretary General ng PASAKA. Hindi na nila ma-secure yung aking security dito sa legal ay pinadala nila ako doon sa countryside or naging member ng NPA. Subalit nung nandun na nagiging NPA, sabi nila sanctuary ay hindi naman sanctuary yung kinalalagyan namin. Tapos, siyempre in connection da dyan sa tinatawag na red tagging na sinasabi, noon ay yun naman ang bunga na sa aming mga bibig na sasabihin sa mamamayan na niritag kami bilang mga leaders na may dictate yan ng Communist Party of the Philippines at saka may dictate yan ng mga NPA na ito yung sasabihin ninyo na kayo ay mga niritag at mga legal organizations kayo. Yan ang sabi nila. Dahil sa former Secretary General ng PASAKA dito sa Region 11, yung mga sinasabi namin lahat ay may dictate talaga ng CPP-NPA. At saka hindi naman ipagkakaila na yung issue ng Haran ay naka-nationwide talaga yung kanyang scope. At kami yung, ako yung naatasan na tagapagsalita. Lahat ng mga sinasabi namin ay may mandate talaga kung ano yung dapat naming sabihin, to against the NTFLCAC, at saka to against the government itself, at saka saan talaga, sa siraan talaga ang pamahalaan, tulad ng pamahala ni Pangulong Duterte, at saka mga panawagan, anti-militarizations ng mga panawagan, yan ang bukang bibig naming mga libat. Pero sa loob talaga ng mga panawagan na yan ay may mga underground na mga nasa loob niyan tulad ng base defense o yung nandyan yung mga teritory ng Communist Party of the Philippines nanulano na itong army ng kumbaga yung NPA ay nandyan sila nagtatago doon sa mga teritoryo ng mga lumad. Kaya pinapagsalita kami na palayasin ang mga militar sa komunidad, palayasin ang militar sa kanayunan dahil nandun yung mga presensya ng mga kadre at saka mga leader ng Communist Party of the Philippines, lalong-lalo na itong New People's Army. Yun po ang totoo na mga ano na nangyayari po, lalong-lalo na sa amin na mga kabataan na nagiging vulnerable doon sa... Kasi kukunin talaga yung sinasabi ko na kukunin yung emotion mo, kukunin yung iaangat yung intellectual na pag-intindi mo sa loob ng kamayanan. At dahil ikaw ay gustong tumulong at saka tutulungan ang mamamayan, lalong-lalo na ang aming mga kapatid na mga lumad, may mga promises sila na tutulong. Pero sa in the long run, sa process ko ay malaking mga kasinulingan talaga kasi hindi naman na-implement sa mga community naming mga lumad eh. Lalong-lalo na sa ating mga kapatid na nasa interior na communities, hindi na-implement kasi doon pupunta sa mga sa Communist Party of the Philippines. Yan po ang siyempre sa ngayon, kung sa usapin naman ng campaign ng election, hindi na po yan bago sa amin eh, na dalhin yung kampanya ng election. Simula ng nasa youth sector pa hanggang sa naging PASAKA Secretary General, yan ay mandate ng Communist Party of the Philippines na dalhin yung mga panawagan ng mga nasa legal organizations hanggang sa doon sa countryside na. Yan ang kung ano yung mandate at kung sino yung pag-aatasan na yan ang dadalhin natin sa election, yun po ang masusunod. Yan po ang siyempre sa aming panawagan bilang mga kabataan ay magiging critical talaga tayo sa ngayon na wag po kayong manintulad sa amin na naging biktima na ng Communist Party of the Philippines at huwag niyong iwan yung pamilya ninyo na malayo kayo sa inyong pamilya. At siyempre sa ngayon na kalagayan, nagpapasalamat kanila Ma'am Lorin Badoy sa NTFLCAC na program dahil sa tulong talaga na sagipin ang mga buhay naming mga kabataan, hindi lang sa buhay namin ng mga kabataan,
lalong-lalo na sa mamayan, lalong-lalo na sa komunidad ng mga lumad. At nakikita naman namin kung ano yung kalagayan na ngayon ng mga mamayang lumad, na sincere talaga ang pamahalaan na tutulong doon sa aming mga sa mga kalagayan, sa mga vulnerable sector na nandito ngayon. Siyempre, nagpapasalamat ko sa inyo dahil sa inyong tulong na ang pamahalaan ay tulad namin na mga nasa former rebels at saka former na member ng Communist Party of the Philippines ay buong puso po na tinanggap ninyo at tinanggap ng pamahalaan na mamuhay na mapayapa at saka mamuhay na kasama ang mga pamilya namin. Maraming salamat po. At dyan, Sir Jong Monson, maraming salamat po. At ngayon ay tatawagin ko naman po si Datu Rico Maka. Ay, nawala na naman po si Datu Rico Maka. Okay po, ngayon naman po ay tutungo po tayo sa ating open forum na part po ng ating press conference. Kung meron pa pong mga katanungan sa ating chat box sa Zoom, ay pwede niyong isend po doon. Sa ating mga panauhin at mga friends po natin dito sa media, ay nandito po ang ating mikropono para po sa inyong mga katanungan. Kung wala pa po, ay yes sir, Lawrence. Hello po, good morning. Lawrence Tanho ko po, Radyo Pilipinas. Other than the verbal testimonies po na meron tayo, meron po ba tayong other proof na pwedeng sabihin sa public or ipakita sa public na nagpapatunay na kayo talaga yung member ng NPA just to build credibility po? Yung proof mismo yung buhay namin. Hindi kami tataya ng aming pamilya at ng aming buhay at kaligtasan kung kami magsisinungaling dahil alam naming papatayin kami. Putting our life on the line is more than proof enough than any paper, than any document. So mas mahalaga ang buhay namin, anak namin, asawa namin. So ano ang aming dahilan na itataya ang buhay namin kung kami ay walang batayan at hindi totoo ang aming mga sinasabi? Pangalawa, yun ang palaging binabanggit ng kamatayan at mga urban operators at infiltrators ng CPP. Wala kaming dokumento. Talaga, kailan nagkaroon ng dokumentong sindikato? The CPP NPA-NDF is like a criminal syndicate. The biggest, highly organized, prolific criminal operators to come before the face of the earth, the prolific extortionist. Therefore, walang resibo. Ang pinaka-resibo, paano nagkaroon ng libo-libong kabataan kagaya namin? Ang nagbalik loob, the same circumstances, the same pattern of recruitment, and the same pattern of personal direct experiences na dumudugtong at tumutugna. Ito ay hindi comics. Ito ay totoong buhay na mga karanasan. Thank you for that question. Thank you po. Baka may rejoinder si Jade. Actually, bilang tama naman si Ka Eric, no, na kami mismo ang magiging testigo na kami ay mula sa armed group o naging NPA. Kahit naman ako, mayroon akong ebidensya na naging NPA ako. Bakit? Dahil nag-surrender ako ng isang armas, nag-surrender ako ng bandela ng mismo ng CPP, at nag-surrender ako ng mga dokumento na nandoon yung mga pangalan ng mga kadre, at mismo rin ako, no, meron din ako, at mapapatunayan ko rin na ang Kabataan Party List ay may connection sa CPP NPA dahil naging organizer ako ng Kabataan Party List, at meron kaming picture. Mayroon kaming picture ni Sara Ilago na nakataas kamaupa kaming dalawa. At mayroon akong picture at mayroon akong personal ng ID ng Kabataan Party List na ako po'y organizer ng Katbalogan City at buong Samar. So yun po ang magpapatunay, ang mga ebidensyang hawak-hawak mismo ng ating gobyerno. Okay. Para matuldukan po ito once and for all, no? May piskal sa likod, may mga abogado nanonood. There are three categories and forms of evidences that can be admissible in any prosecution, public opinion man o trial sa korte. Number one, direct testimonial evidence, batay sa direct na karanasan. Kami yon. Pangalawa, correlation and preponderance of circumstantial and objective actual events. And number three, documentary and other material evidence. So, two out of three. Hindi pa ba partida yon? So, kung material evidence, mayroon din. So may mga abogado sa likod na magpapatotoo kung ang sinasabi ko ay hinugot ko lang sa puno ng bayabas. Thank you, sir. Sa panel naman siguro ko, particular kay Yusek Badoy, bakit nyo po nasabing walang red tagging? Kung 100% sure po ba ang NTF-LCAC na NPA ang kanilang tinatawag na mga NPA? Yung mga natatawag po nating mga NPA. For example, yung mga, let's say, yung group tinawag nating NPA, pero yung mga members below them,
sabi nga po nila kanina, hindi po lahat yun members. Yung po siguro yung pinatutungkulan na red tagging, could you please clarify that, Yusek? Hello. Okay. Lawrence, unang-una sa lahat, wala naman talagang krimen na red tagging. Opo. Nagsalita na ang Supreme Court natin, no? Opo. I'll even quote, it's not a faithful quote, pero sa Zarate versus Aquino, there's no danger to life, liberty, and security pag ikaw ay na-identify na member ng CPP, NPA, NDF. So, if I understand you right, tinatanong mo ako kung sigurado ba ako pag pinangalanan ko ang CPP, na CPP, NPA, NDF ang isang tao, isang organisasyon. 100%. Kasi ang National Task Force LCAC ay gawa ng 12 clusters yan. Buong gobyerno nandyan. At kasama dyan ay ang unang-una sa lahat, pinamumunuan siya ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na may intelligence reports who have said the same thing. No? At pangalawa, kasama namin ang intelligence and security cluster na sino ba nandyan? NICA, National Intelligence Coordinating Agency, ang DOJ nandyan, ang AFP, ang PNP, ang NBI. No? Marami din kaming mga ito, mga kasama na namin ngayon, no? Very powerful personal testimonies. So, to answer your question, are we sure? Yes, we're 100% sure. 100%. Thank you po, Yusek. Follow-up lang po. In spite of all the information tsaka mga evidences po, bakit may NPA pa rin po hanggang ngayon? Bakit may NPA pa din? Bakit may NPA pa okay, daw? Okay. Mm-hmm. Oh. Kasi... Yeah, you can share your thoughts, Yusek Lorraine, and then I'll give to Kaalma and Kaibi. Okay, so bakit may NPA pa din? May NPA pa din, pero mabilis, ang dami na nilang nalalagas ngayon. 24,000 surrenders. So dahan-dahan, mabilis na bumubulusok na pababa. But may NPA pa din, marami pa rin kasing naluloko. At marami pa din yung tinatakot, katulad nila Jong Monson at si Chad Book na gusto nang mag-surrender pala, pero niloko na wag muna kayo mag-surrender, papatayin kayo, di ba? At nandyan pa rin yung mga ginagamit pa rin sila ng kabag. No, kabataan, anak pawis, bayan muna, ACT, Gabriela. Yung mga anak natin yon ngayong election, sila yung naglalagay, nagpapaskel ng mga tarpaulin na nanerical menares, ng kabag, di ba? Ginagamit pa din sila tuloy-tuloy. At pagkatapos ng elections na ito, sigurado kami papasampahin na nila, magiging NPA na yung mga anak natin. So yun yung isang rason kung bakit may sumasampa pa din at ba't may NPA, kasi meron pa ding kabag at may CPP, NPA, NDF pa rin. The moment na mawala na ang CPP, NPA, NDF at wala nang kabag, wala nang NPA. Yun lang yon. Thank you po, Yusek. Sige po. Yeah, rejoinder din kay Yusek Badoy. Tama po, pag nandyan pa rin yung kabag, patuloy pa rin yung pag-lead sa kanila ng CPP, NPA. At kung mayroon pang mga politiko na nalilinlang at nagpapagamit po sa dual tactics ng CPP, NPA, NDF, kaya nagkakaroon pa rin ng mga NPA. Pero kung tuloy-tuloy po tayo sa ating exposure, sa mga nandito po ngayon, kung i-share po natin yung video natin, marami po yung maaabot natin. At sa tuloy-tuloy na ating pag-share, sigurado po ako na mawawala rin po ang NPA. Kaya hindi po tayo aatras kahit ilang kaso yung i-file nila. Sabi ko nga kahapon, sabi namin ni Jade, kahit mapreso kami, kahit ikulong kami nila, kasi alam namin na totoo yung sinasabi namin. So, kung idadaan kami ng technical, kung kailangan naming magpakulong, handa kami. Diba? Pero, i-challenge ko rin sila. I-challenge ko ito. Itong mga politicians, itong kabag. Huwag tayo sa korte kasi may mga technicalities doon. Yun. Doon tayo sa lie detector test. Magpa-lie detector tayo. Doon tayo. Alam namin na sigurado kami na malalaman din ng teknolohiya kung sinong nagsasabi ng totoo. I-ano ka na, Lawrence, natuldo ka na namin ito. Sabi sa kabila, pag sumagot sila, may NPA hanggat may kahirapan. Yun din ang sabi ng hilaw ng komunistang Silio Didi Guzman. Hindi totoo yun. Dahil kung totoo yun, Lawrence, mga kasama, di dapat may NPA din sa Somalia, sa Rwanda, sa Bangladesh, sa lahat ng mga mahihirap na mga bansa. Bakit walang NPA doon?
dahil walang nagre-recruit. Walang communist cadre na nag-organisa, walang nangudyok, at walang communist party movement na binuo para magudyok ng taong bayan. Therefore, ang rason dyan, may NPA pa rin sapagkat hindi lamang structural defects ang pinagmumulan ng mga variables for recruitment. There is a dedicated organization kagaya ng CPP, NPA, NDF na ang layunin ay mag-recruit, mag-udyok ng mga tao. Yun ang failure ng government dahil for the last 53 years, hindi niya napigilan ang recruitment process na ito dahil hindi na ilalantad at hindi nakapacitate ng law enforcement capability ang DepEd, ang CHED, at ang mga local government para automatic na pwedeng mapigilan ang mga recruiters, agitators, organizers na mga kagaya namin. Kaya na mayagpag kami. Siguro last Lawrence, na lang po. Lawrence, pwede ko bang dagdagan? So, kasama doon ang National Task Force, no? Kasama sa aming responsibilidad, pakita sa ating taong bayan bakit ito tumagal ng 53 years. Hindi lang CPP yon, kasi nakikipagkunsyabahan ang mga politiko na walang prinsipyo, no? So wala itong pagpopolitika, hindi kami nangangampanya. Katulad nila, no? Katulad ng mga former rebels, gusto na nating itigilan itong yung mga anak natin na nagkakandamatay. This is beyond politics. Tapos na, wala na doon. Hindi na kami, wala kaming sinusulong na kandidato, pero napakaliwanag sa task force na kailangan tapusin na ito. Kasi yung mga anak natin ang nagkakandamatay, ang mga indigenous peoples natin ang pinupuntirian nito mga, at saka yung pinakamahihirap. So, yun. Thank you po, Yusek. Siguro last na lang po, iihabol ko po yung dito naman po sa politics since nabanggit niyo po kanina. Isahin ko na lang, ano po ba ang ibig sabihin kapag sinuportahan ng NPA ang isang kandidato, yung kandidatura niya, at sa bakit kaya si VP Lenny yung kanilang sinusuportahan? Or possible ba na, kasi sabi niyo kanina, alam ni VP Lenny, possible po ba na staff lang ni VP Lenny yung kausap ng taga-NPA at talagang hindi niya alam? Yun po. Thank you. In major decisions, the principal makes the final decision. So kung may liaising at network negotiation or process of evaluation and negotiation, the final say will come from the principal. In that case, the principal is Lenny Robredo. Number two, kasi public knowledge na itong mga grupo na ito ay inilalantad at ibinubunyag sa loob ng mga 2-3 taon na at mayroong NTF LCAC, out of due diligence and prudence, which should be incumbent upon them to the armed forces and the PNP, sa mga intelligence sources before siya gumawa ng desisyon. Sapagkat itong mga impormasyon na binabanggit namin, mga 3 taon nang nailalantad. Ang tawag dyan ay pagpapabaya. So negligence out of political interest to gain votes, yun ang delikado, sapagkat nasasakripisyo ang national security interest. With or without elections, whoever occupied the government position, including a mayor from Baguio City, should exercise due diligence, prudence, and propriety pagdating sa mga grupong napakadelikado ang kasaysayan sa pang-uudyok, panunulsol, manipulasyon, at iba't ibang pamamaraan. Even a general can be deceived by this kind of tactics kung hindi siya makikinig doon sa mga totoong nangyari at kaganapan na pinagdaanan namin. I think yun ang na-miss out na point ni Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Sabi niya, bawal ang red tagging tarpaulin at mga posters. Mayor, baka nakalimutan po ninyo, dalawa ang allowed sa COMELEC na campaigning. Campaign for and campaign against. We have the right to campaign against, Mayor. So kung kami mga dating rebelde at mga kadre, Mayor Magalong, General Magalong, ay mga ngampanya kontra sa CPP, NPA, and the party list, do we violate election rules? No. Under the COMELEC rules, that is entirely within the campaign form. Campaign for or campaign against. Yun ang babalikan natin. When public officials, especially positions that require exercise and practice of due diligence, propriety and prudence, pagdating sa pakikipag-alyansa sa CPP, NPA, NDF, and they fail to do it with the decisions made by Lenny Robredo and Mayor Benji Magalong pertaining to the CPP, NPA, NDF, urban infiltrators, then what is at stake is public security and the national long-term interest on national security against the local communist terrorism. Po, maraming salamat po, Sir Lawrence ng Radyo Pilipinas at sa ating mga panauhin. Ang susunod po ng natatanong ay si Peter Serrano mula sa Pilipinas muna. Sa Zoom po ito, Sir Peter. Sir Peter. Good morning po sa inyong lahat, especially sa ating mga former rebels and to the NTF-LCAC.
officials. Sa mga narinig po natin na mga patutuko ng ating mga former rebels, ano po ang susunod na hakbang ng NTF-LCAC o ng gobyerno laban sa mga kinilala natin na mga terorista na nakapasok na o ngayon ay pumapasok muli sa gobyerno? Is arrest going to be in order given that they are terrorist members? Ayan po. Peter, maraming salamat sa tanong mo. Ha. So tinatanong mo kung anong plano ng gobyerno dito sa Kabag, no? Marami na kaming kaso na i-file against them, pero dadamihan pa namin. We're going in the next na series of days, we are going to file charges against Kabag. Okay? Fiscal, is there anything else you want to add? Peter, lahat ng magiging galaw ng NTF-LCAC will follow due process because we are a country of laws and the NTF-LCAC is not above the law. Meaning to say, pag may mga hakbang na gagawin ang NTF-LCAC, rest assured na it will follow due process. And we are formulating the plans of action based on the evidences and testimonies that we have. So, ang magiging sigurado niyan, we will be asking for the formal investigation of groups associated with CPP and PNDF, particularly if we have first-hand accounts that these groups have committed serious violations of the law. And based on what we heard from our former rebels, meron nga silang mga paglabag sa batas. Kapareho halimbawa, yung pagre-recruit ng mga minor de edad at pahawakin ng armas ng mga minor de edad, that's qualified human trafficking. But of course, etong mga aligasyon na ito ay manggagaling sa katotohanan at dadaan sa tamang proseso. Maraming salamat, Peter. Ayan, maraming salamat po, Prosec. Thank you very much po. Mabuhay ang NTF-LCAC at sana ma-institutionalize na po ang NTF-LCAC. Thank you very much. Ayan po, maraming salamat po, Sir Peter Serrano ng Pilipinas muna. May katanungan po si Sir Ching Villamente from Manila Times. Ang mga panauhin po natin ngayon, mga former rebels, will they be witnesses of cases versus Kabag party list? Anyone? Yeah, we are willing to execute judicial affidavit, come into court, or any form of judicial or quasi-judicial body, including the Anti-Terrorism Council, the DOJ preliminary investigation, and even the COMELEC, and any other forms of avenue that will be available legally for us to support the government's legal actions against the urban infiltrators and operators of the CPP, NPA, NDF, yung lahat na nandito and many of us na nasa malalayong lugar na ngayon ay nagbalik loob are willing to execute judicial affidavit, come into person to witness and testify and do any other legal support for that matter. Yeah, categorical. Yan, maraming salamat po. Ngayon naman po ay tatawagin ko po ang AFP Radio DWWD. Okay, so good morning everyone. I am Shai. So ma'am, sir, this is just one question and I would like the former rebels to answer this one. I just want to know your stand about this. So it has been mentioned earlier by Ma'am Alma about the process of endorsement. So there's this, in fact, long process of endorsement in which you're gonna talk to the liaison, di ba po? So, the question is, parang, it was tweeted by Jose Maria Sison that, his official endorsement of candidacy of VP Lenny. So, I just wanna know your stand about this. So, kung sino po yung inendorso ng NPA, yun po yung may pinakamataas na level ng suporta na mabibigay nila sa grupo, di ba po? Yung legal, moral, financial, at iba pang suporta. So, this is my question. If, does this mean that if VP Robredo will win in the May 22 election,
the CPP, NPA, NDF that is believed to be weakened already by the efforts of the government, the NTF, ALCAC, and the AFP will possibly come back stronger because of the benefit that they earned from endorsing the said candidate. Yeah, precisely. Two things, dadagdagan ang mga kasama ko lang, maybe one or two para sa limited time. First, every alliances or every endorsement during elections ay mayroong kaakibat na bintahe, advantages. What are the three advantages na tinitingnan ng CPP, NPA, NDF and their colluders and urban conspirators sa pakikipagsabwatan kay Lenny Robredo? One, they can unify and consolidate access to the anti-Marcos and anti-Duterte forces, which are in millions also. Totoo naman yun. Million din ang ayaw kay Duterte at ayaw kay Bongbong Marcos. So sa butuhan, malaking bagay yon that they are given access to votes through the legitimacy of their alliance with Lenny Robredo. That's one target. Number two, pundo. The number two consideration of alliances is funds. So hindi totoo na ito ay free ride. No. There is no such thing as free lunch. Hindi totoo yan. Lalo na sa CPP, NPA, NDF. Kami noon, may local mayor nga lang eh. Hindi pa presidente. Ang kanyang ibinigay, 100,000, tatlong Armalite, dalawang Garan, tatlong Carbine, at dalawang box ng bala. Local mayor yon sa 3rd district, 3rd, 4th district of Iloilo. Hindi ko nababanggitin kami ang kausap niya. So that's one example. Mas marami pa itong sasabihin ang mga kasama ko. And I think KIB will give to that. Number three, lalakas ba sila muli? Of course, the number one agenda there na kinumit most likely ni VP Robredo, we are not assuming. We are basing it on actual historical pattern kung paano kami gumagawa ng aming advantages of alliances, peace talks, na nakaangkla kay Joma Season na sa Europe para muling magkapaglaro, makapag-recover, makapag-rebound, at magamit ito para i-derail at mapigilan at mapaatras ang efforts ng armed forces at security forces sa pagdurog sa NPA. At number two, mabuwag at madurog ang NTF-LCAC. Imagine, a Vice President Lenny Robredo claiming to be the number two next position to the President, nanawagan ang CPP, NPA, NDF at ang kanilang kabagkamatayan pertilis ng tatlong panawagan. Never again to a Marcos, no more Duterte in 2022, and abolish NTF-LCAC, and yet the Vice President joined there sa ganyang panawagan. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin, gusto niya rin i-abolish ang NTF-LCAC because she failed to categorically deny or reject that kind of central committee call. Dadagdagan ni KIB and KAALMA. KIB? Hello. Siguro yung dagdag ko lang doon sa sinabi ni Kuya Eric at doon sa tanong kung possible ba nalalakas ang kilusa, no, ang CPP, NPA, NDF if ever manalo si VP Lenny Robredo this coming May elections. Dalawa yung pwedeng sagot dyan. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi possibilities nga eh. Kung maaalala natin, noong nakaraang mga nagdaang eleksyon, at sa mga, hindi lang naman sa national level, even sa mga local elections, talagang nangyayari na may yugto o may panahon na aarangkada yung pag-oorganisa, pagre-recruit ulit ng CPP, NPA, NDF. Like nung nangyari nung panahon nga ng eleksyon ng kina President Duterte. Kaya kung maaalala natin, nakikipag-usap naman talaga ang presidente noon sa kabila. Pero, sinabi rin mismo ng presidente na pag-upong pag-upo niya, siya yung numero unong magiging kaaway ng CPP, NPA, NDF. Kasi, kailangan nating intindihin kung paano nilalaro ng CPP, NPA, NDF yung usapin ng pagpasok sa gobyerno, pakikipag-alyansa at politika. Ang politiko, mananatiling politiko yan hanggang tumatakbo yan sa eleksyon. Ibig sabihin, ang pangunahing layunin niya ay makakuha ng boto ng mamamayan. Kaya sa anumang pamamaraan, gagawa siya ng paraan para makamit yon. Ang CPP, NPA, NDF ay mananatiling terorista sa katangian at sa esensya. Kaya anumang pamamaraan ay papasukin niya. Ngayon, sa pakikipag-alyansa o sa usapin ng United Front, may dalawang katangian o may mga katangian ng politiko at alyado na tinitingnan ang CPP, NPA, NDF. May dalawang uri o kaaway ang CPP, NPA, NDF. Yun yung tinatawag namin noon na naliliwanagan, pwedeng maging kaalyansa at kaibigan sa ilang mga punto
pero hindi sa kabuuan. Ibig sabihin, pag kinaibigan mo tong politiko na to, ay hindi mo yung kaibigan ng buong-buo. Kasi sa katangian pa lang niya, talagang magkalaban kayo at kaaway siya sa uri. Hindi siya kailanman magiging kaibigan. At meron naman yung tinatawag na sagad-sagarin, na kaaway sa uri. Ibig sabihin, anumang mangyari, hindi kayo mag-unify, hindi kayo magkakaisa sa kahit anong usapin. Yun yung tinitingnan sa pakikipag-alyansa. Ngayon, sa pamimili ng mga aalyaduhin o makakaibiganin sa pagitan ng isang Marcos at isang Robredo ng iba pang mga politiko, titingnan sino yung pinakamalambot, sino yung pinakamadali nilang mauuto, sino yung pinakamadali nilang makakaisa sa ilang mga usapin. Halimbawa, anti-martial law, ayan, anti-NTF-ELCAC, ayan, anti-Duterte, anti-tyranny, yan yung mga tinitingnan nila na meron silang national gain. O yung CPP and PNDF, pag itong politiko na ito ang nanalo ng Marcos, hindi naman nila talaga, hindi sila makikipag-usap sa Marcos. Pag bumalik ang Marcos sa posisyon, maaaring mangyari yun ulit at paghina yun sa kanila. Pero pag umupo ang isang VP Lenny Robredo, maaaring makabawi sila. Yun yung possibility na lumakas sila. Kaya hinihintay talaga ng Communist Party of the Philippines na magbago ng rehimen at administrasyon sa ating bansa. Kasi doon niya tinitingnan ano yung pwedeng maging ganansya niya ngayong dumada pa siya sa panahon ng rehimeng Duterte. Kaya diyan, sa makikita natin yan hanggang locals, kaya yung mga politiko na nakikipaglaro at nakikipag-alyado sa CPP and PNDF, ito yung pinakamaduming laro na pinasok nyo. Kasi umupo man kayo sa posisyon o hindi, kalaban pa rin kayo. At hanggang sa huli, target pa rin kayo ng mga komunista at kayo pa rin yung papatayin nila. Kasi kayo yung tinatawag nilang mga kaaway sa uri. Armado ka man, may guns ka man, member ka ay nasa AFP ka man, nasa security agencies ka man ng gobyerno, wala silang pakidon. Ang mahalaga sa kanila, ano yung katayuang pang-ekonomiya mo. At yung katayuang pang-ekonomiya mo na yun, pag ginamit mo pa sa politika, lalo ka nilang magiging kaaway. Kaya napakaruming laro ng pakikipag-alyado at pakikipag-usap sa CPP and PNDF. Na lagi naming sinasabing mga former rebel, maling-mali si VP Lenny Robredo na nakipag-usap siya at first place. Kasi buhay niya mismo sa panahon na nakipag-usap siya sa CPP and PNDF, binabaril na siya ng CPP and PNDF patalikod ng inasukalang bala, hindi niya pa nakikita. Kaya dapat maging eye-opener sa lahat ng politicians na tumatakbo na nais maglingkod sa bayan na huwag sanang makipag-usap pa sa CPP and PNDF. Hinihikayat namin lahat ng politiko na tumindig para sa interes ng mamamayan at hindi para sa pansariling interes ng CPP and PNDF. Si Kaalma, magdadagdag kay Kaibi. Thank you. Kaibi, Kaalma, ikaw na. Di, dagdag ko lang doon sa sinabi ni Ka Eric at ni Kaibi. Unang-una, pwede kasing palusot ni VP Lenny na makabayan or yung kabag ang kanyang kausap. Pero kanina, based sa naging talakayan natin dito sa PressCon, hinubaran namin, no, sinabi namin na itong mga party list, tama kasi si Yusek Badoy, CPP. Oo, CPP ang bumuo, galing sa memorandum ng Committee Central. At lahat ng kanilang mga national na officers, lahat ng kanilang nominee ay more or less provincial cadres or sub-regional cadres ng CPP and PA. Kaya kahit sa anong anggulo sabihin, talagang sa ngayon, yung campaign ni VP Lenny ay nagbe-benefit talaga ang CPP and PA. Ang tanong, kung sakali na manalo si VP Lenny, of course, lalakas ulit. Pero hindi tayo nagsasabi na aabutin ng NPA yung dati niyang strength. Oh, lalakas siya kasi syempre sa mga concessions, sa negotiation, may possibility na nagbigay ng pera, ng baril, tapos during election, yung mga cadres ay malayang nakaka-embed sa machinery ng sinusuportahan na kandidato. So, yan na mga processes,
pwedeng makapagpalakas sa ngayon sa CPP-NPA. At sa mahabang karanasan ng CPP, kahit sa amin, sa Eastern Visayas, after election, may mga nakahanda yung Eastern Visayas Regional Party Committee na proposal dun sa mananalo na mag-recreate siya ng isang department na ipapasok lahat yung mga kadre ng CPP. Na yan yung worry ko as dating kadre ng CPP-NPA-NDF na baka mangyari. Kaya ine-expose na natin, sinasabi na natin yung totoo. Hinuhubad natin yung mga maskara nila para malaman ng taong bayan na mali si VP Lenny sa pag-defend niya. At yung isa pa talagang indicator, yung hindi niya kayang makondemn yung ginawa ng mga atrocities. Matagal-tagal na rin eh. 2 weeks na kaming nananawagan. Kumbaga sa dito, sinimulan kasi namin sa Laban Kasamang Bayan. 2 weeks, more than 2 weeks na. Hindi niya makondemn, simula nung pumutok yung issue, hindi niya makondemn yung atrocities ng CPP-NPA-NDF. So isa siyang indicator na meron talagang naganap na malalim na pag-uusap at malalim na concession. Yan. 1 minute. Ang pakikipag-usap at pakikipagbubuo ng alyansa sa mga grupong terorista at mga kriminal na gustong pabagsakin ng gobyerno ay hindi tactical alliance ang tawag yan. Criminal conspiracy. Pakikipagsabwatang kriminal. So the more that the Vice President Robredo is tolerating in their group, itong alyansa nila daw, ito ay nagpapalakas ng criminal conspiracy against the interests of the Filipino people. Yan ang nakikita namin. Thank you. It was very clear and concise. Thank you so much. Huh? Padagdag lang ako sa sinabi ni Ate Alma na sa paghamon, no? Weeks na yung nagdaan eh. Simula nung nagsalita kami sa kasama laban ng Laban Kasama ang Bayan. Kung totoong hindi mo alam, Vice President Lenny Robredo, na ang Makabayan Black ay kasapi mismo sila mismo ay CPP-NPA. Kung hindi mo alam, ba't mo hindi nyo ikondina ang CPP-NPA? Yung mga maling gawain, mga pagpatay na walang awa sa mga taong bayan. Ba't hindi nyo to ikondina? Hindi mo maikondina. Bakit? Kasi pag alam mong kinindo na mo itong CPP-NP, alam mong hindi ka na susuportahan o hindi ka na mismo susuportahan ng CPP ng Kabag Party List, no? Kasi pag kinundin mo sila sa mga maling gawain nila, alam mong mangyayari, hindi na susuporta ang alam nating malaking grupo at maraming posibleng bumuto na dahil sa pamamagitan nila na hawak nilang mga barangay, hawak nilang municipality, alam mo pag kinundin mo sila, hindi ka na pwedeng iboto nila. So, you know, ikondina mo. At kayong mga parties kayo, napakalaking kasinungalingan sa sabihin nyo hindi kayo MPA. Kung hindi kayo MPA, kundinahin nyo rin ang CPP-NPA-NDF. Yan ang hamon namin sa inyo. Bukod lang sa pag-lie detector, magkundina kayo sa CPP-NPA dahil kayo mismo ang nakaupo sa ating gobyerno. Okay, si kasamang Tuper, mayroong siyang idadagdag kahit 2 minutes rejoin. Bilang pa mga former rebel, no, sa tingin natin yung ginagawang akbang nitong Makabayan Black o kamatayan, no, ay bilang pagpapataas ng moral do sa mga kasama natin na nasa kabundok na nagdadalawang isip na magbalik loob sa ating gobyerno, no, pinapangalandakan nila na mayroong isang presidente na pepeding kumalinga sa kanila, kaya ginagawa nila yon. Ramdam natin yan kasi kami galing sa ganung estratehiya dahil nakaraang mga eleksyon, wala naman tayong mga presidential na binibitbit, no? Pero ngayon, dahil wala na yung mga basing masa nila, sila'y pilit na sumisiksik sa mga puwersa ng mga aspirant president natin ngayon. At sa totoo lang, hindi aabot ng 3 million ang kayang ibigay na boto ng CPP-NPA-NDF. Walang mass base. So anong safe estimate namin? 500,000 the most na kaya nilang iambag. And that is irreversible. Insignificant to reverse yung current advantage ni Bongbong Marcos. Kaya sino ang makikinabang dito? More than 2 million to 3 million votes lalanguyan ng CPP-NPA-NDF through Lenny Robredo doon sa mga hardcore anti-Duterte and anti-Marcos forces. Sila makikinabang doon. That's what they need. So yung 500,000, ulitin namin, na posibleng boto na maibigay ng CPP Kamatayan Party List Kabag Group is insignificant right now to reverse the trend of the frontliners who are Bongbong Marcos and Sara Duterte.
Yan, maraming sama po. Klarong-klaro po. Bago po natin ibigay kay Yusek Lorraine for her closing statement po, ay one last question po, also from AFP Radio po, si Ma'am Bea. Good morning po sa lahat. So, I'm Bea from AFD Radio. So, here's my question po. Since there's this statement of Yusek Badoy na ang term po na red tagging is being used as fronts by the communist rebel groups to silence those who are about to blow their cover. So, since meron din po siyang binanggit before na there is no red tagging in this issue, so, is there a right term na magamit natin dito para hindi po masabi na red tagging yung mga nangyayari dito sa atin? Yeah, the correct term is unmasking. In Filipino term, pagbubunyag, paglalantad. That should be the correct term. Because ang red tagging is playing to the interest and purpose of the CPP, NPA, and DF. And what is that? Cover up, evade, avoid, and mislead. So yun ang gusto nila na hindi natin mapag-usapan kung ano sila. The proper term is not red tagging, unmasking, or revelations, or expose. At sa Filipino term, pagbubunyag, paglalantad. Maraming salamat po. At dyan po nagtatapos ang ating open forum. Alahanin po natin nga na ito ay nakapangalan, ang show na ito ay nakapangalan na tag, Debunking Lies by Telling the Truth. So yun po ang ginagawa natin, debunking and unmasking. At ngayon naman po, to close our program, we would like to ask a few words from our spokesperson on sectoral concerns and new media, Yusek Lorraine Badoy. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa lahat na nagpunta dito ngayon, no, sa media at sa mga bayani natin, mga former rebels, no. Nagpapasalamat ang National Task Force. Nagtataka lang ako, bakit wala dito yung media na nagkakandarapa na i-cover yung pag-file ng charges sa akin, na inimbita ko naman, no, na pinalaki nila ng ganun kalaki yung propaganda ng CPP, NPA, NDF. So maliwanag sa atin ngayon na kasama ang media sa problemang ito. Kasama ang media sa CPP, NPA, NDF. Kailangan natin sabihin yan kasi yun ang katotohanan dito. So itong katahimikan, no, na matagal na nating inaasam-asam at minimite ay nandito na. Hindi na siya pangarap. Totoo na siya. 24,000 ang nag-surrender. Ibig sabihin noon, 24,000 na Pilipino ay hindi na pumapatay ng kapwa Pilipino. Whole guerrilla fronts are being dismantled, have been dismantled, and in the process of being dismantled. At naisasabuhay na, no, yung good governance na sinabi ng ating Pangulo. Kung gusto ninyong tapusin ito, sabi ng ating Pangulong Duterte, itong salot na ito, sabi niya, dalawang salita lang dito at ito ay ang good governance. Magsilbi kayo sa ating mga kababayan. So, naisa sa buhay na yan at yung matagal na nating minimiti na katahimikan ay nandyan na. Itong mga communities, no, na dati ay hawak ng CPP, NPA, NDF ay wala na. Meron na silang mga eskwela, may farm to market roads. For the first time sa buhay nila, namumuhay sila ng matahimik, nakakaranas na sila. So, pero ganun pa man, hindi pa rin siya tapos, no? Hindi pa rin siya tapos. Yung kung umabot tayo dito sa punto na ito sa ating kasaysayan, marami ang nagbuwis ng buhay dito. Hindi na natin maibilang yung mga anak natin nagkandamatay. Ay, hindi nga natin mahanap yung marami sa kanila na nakalibing pa, no, sa mga bundok-bundok na hindi na nahanap ng mga magulang nila. So at maraming sundalo, kasundaluhan at saka mga pulis at mga former rebels at yung mga kababayan natin na naloko, na nalinlang ng CPP, NPA, NDF na papabutihin ang buhay dahil mahihirap sila, pero nangyari mas lalong humirap ang buhay nila. Kung kaya't kami nagpapasalamat, no, sa ating mga former rebels, bago kami papatayin, sila muna. Yeah. Frontline talaga, sila talaga muna. Pero gusto ko silang tanungin, may natatakot ba dito? Wala. Wala talaga.
At ano, at siguro kasi birthday ng ating Pangulo, gusto namin magpasalamat sa ating Pangulo kasi sa puso ng isang napakatapang na leader at saka yung totoo ang pagmamahal sa pinakamaliliit. Dito nagsimula ang National Task Force LCAC at dito kami nagsama-sama para ipaglaban ang ating bayan. Pero kung may naituro sa akin ang mga former rebels ay ito yon. Hindi natin mapapanalo ito na kami lang. Hindi kaya ng Pangulo, hindi kaya ng gobyerno, ng LCAC, hindi kaya ng former rebels, ng AFP, ng PNP mag-isa, hindi. Ang magpapapanalo dito ay ang ating mga kababayan. Kung kaya't kami nagpapasalamat kasi ramdam na namin na kasama kayo dito. Kaya inuulit ko din kay Madam Vice President, tumayo kayo na kasama namin. Madam Vice President, the moment na kinundin na ninyo ang teroristang organisasyon na ito, panalo ang bayan. So inaantay namin sa inyo ang pagkundina ninyo sa CPP, NPA, NDF. Yun lang, maraming salamat. Maraming salamat po, Yusek Lorraine Badoy. At dyan po nagtatapos ang ating programa na tag, Debunking Lies by Telling the Truth. Sa ating mga, full force po ang ating mga former rebels dito. At hindi pa po kasama yung mga wala po dito ngayon. Sa buong bansa po sila at talagang patunay po sila na may connection po ang mga front organizations po sa CPP, NPA, NDF. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa ating mga media members na yung suporta. Angel, yes, ma'am. Magpapahabol lang ako. Last, yes, ma'am. Kung bitin pa ang kabag dito sa mga nasa harapan natin na galing pa sa Luzon, Visayas, Mindanao, marami pa kami, libo-libo. Diba? Libo-libo na mga former rebels. Bitin pa ba ito? Diba? Okay. Ayan po. Maraming salamat po at sa susunod po na mukhang ganito rin po ang ating topic yata po, no? Or may pasabog po tayo next week ulit sa ating programa. Yes na yes po, si Ka Eric, may pasabog nga po next week. At stay tuned po dun sa ating programa na entitled po, Tag Debunking Lies by Telling the Truth. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat. Ay, 1 minute please sa mga kasama. Tomorrow, there will be a nationwide na pagkilos ng malawak na mamamayan kasama ang mga dating CPP, NPA, NDF sa pambansang pagtatakwil. 53 years ng terorismo at pagwasak sa ating bayan nationwide ay sama-sama po kami mga dating rebelde at mga dating kadre na namulat at namuhay ngayon sa mapayapa na pamamaraan ng pagbabago sa ating lipunan kasama ang mamamayan. Bukas, simula umaga, in fact, ang ibang area ay ngayon nagsimula na. Bukas po ay may maraming pagkilos nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. In the morning, I will be in Smoky Mountain sa pagtalikod ng Urban Poor na area nila dito sa Metro Manila. At sa hapon ay nasa Rodriguez Montalban Rizal na dating pinasok ng NPA at ng kanilang urban infiltrators nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. There will be at least 24 regional na mga pagkilos and at least 30 provincial activities and more than 20 city activities related sa pambansang panawagan na itakwil at ibasura na ang 53 years na pagwawasak ng CPP, NPA, NDF. Mabuhay ang kapayapaan at demokrasya!